magandang gabi po sa lahat. Anyway, bago ako mag-start, I would like to introduce myself. I'm Ryan Makaspak. I'm the training manager of Great Life International Corporation. So, since the company started, magkakasama na po kami. Wala pang produkto, wala pang marketing plan, wala pang chumicheke, wala pang nagmilyonaryo, magkakasama na po kami dito. So, ibig sabihin, ang inyo pong lingkod na nasa harapan ngayon, nagsasalita, ang pinuhunan po namin dito ay tiwala. Tiwala sa mga may-ari ng company, tiwala sa bawat isa, sa mga leaders. And hindi ko lubos maiisip, ang bilis ng panahon. No, we just celebrated our second year anniversary last February. Kung nakapag-rate tayo ng 30 millionaires, may pandemic pa, paano pa kaya ngayon na patapos na yung pandemic? Alright, so anyway, ayoko na po patagalin. Gusto ko po maging quick lang to. Alright, so anyway, I would just like to, to quick story lang paano po ako na-invite. So I was working back then as an IT professor. Dati po akong teacher. 18 years old po, teacher po ako ng college. So hindi ko naman kiniklaim na matalino ako, pero siguro during my college day, sinipagan ko talaga. Ginalingan ko. Kaya maaga ho ako na-discover, isang professor ko, ni-recommend niya ako sa may-ari ng school. Sabi niya, magaling tong bata na to, sabi niya. Kesa tumigil siyang mag-aral, pagturuin na lang natin at the same time pag-aralin natin. Kasi po sa probinsya, di ba uso yung kapag ka ikaw may kasunod kang mag-aral na kapatid mo mas bata sa'yo, kailangan mong gumraduate ng mabilis. So pagka-graduate ko po ng 2 years, wala na akong choice kundi tumigil na and I need to work para yung susunod naman yung makapag-aral. So, jeepney driver ang tatay ko, nanay ko naman, nagkakarinderya. Nakakaraos naman kami kahit papano, kapag kabayaran ng tuition, magbebenta ng baboy yung papa ko kasi nga may alagang baboy yung papa ko, nagpapaanak siya. So, ang ginagawa, kapag kabayaran ng tuition, magbebenta ng biik para makabayad kami. Ganon. So, and then, to make lang story short, I was na-invite po ako dito ng isang kaibigan. Okay? So, kayo, hindi ko alam kung paanong parang kayo na-invite. Iba-iba. Meron ba dito na-invite kainan daw? Sama ka, kainan ka. Diba? Ikaw naman, mukha ka naman pagkain. Sama ka naman, no? Di ba? May ganun ba? May ganun? Di ba? Kung ikaw yon, huwag ka magpapahalata. Huwag ka magpapahalata. Ang tawag sa'yo, kalad ka rin. Di ba? You know what? After the presentation, dalawa lang ang naisip ko or dalawa lang ang tumatak sa isip ko. Ano yon? Una, maglalabas ako ng kapital. Bibili ako ng package. Yun yung una. At pangalawa, pag nagbitbit daw ako ng dalawang tao, dadami. Whether gusto ko o ayaw ko, basta magbitbit ako ng dalawang tao, dadami. At pag dumami, that's the time, yayaman daw ako. Alam nyo, during the time na ginagawa ko na ho siya, syempre, the following day, nag-message ka agad yung upline ko. Sabi niya, bro, attend ka ulit ng presentation. Sabi ko, kailangan pa palang umattend ng presentation. Sabi kong ganun. Kala ko ba magbibitbit lang ng dalawa, tas yayaman na, mga ganun. Tapos sabi niya, pagka may training, so bro, sabi niya, kailangan pagka may training, lagi kang present. Sabi ko, ba't may usapang training? nung in-invite mo naman ako, sabi mo lang, magbit-bit lang ako ng dalawa, yayaman na eh. Bakit kailangan ko umatend pa ng presentation? Bakit kailangan ko pang umatend ng training? That's my biggest question mark. Lahat po ng naging successful sa kahit anong larangan, ang naging key kung bakit siya umasenso at yumaman, naging successful, it is because master niya yung business niya. Hindi sapat na bumili ka ng package. Hindi sapat na magbit-bit ka ng dalawa. Pwede kang kumita, di ba? Actually, makapagpasali ka lang ng isang tao, may 1.6 ka eh. Pagpasali ka ng dalawang tao, may 1.6 ka, may 1.8 ka pa, may match ka pa dun eh. Tama mali. Pero ang ikakayaman mo kasi dito, hindi yung 1.8. Ang ikakayaman mo dito, hindi naman yung 1.6. Ang ikakayaman mo dito, kapag ka na-master mo kung paano paramihin yung dalawang seryoso. Kung paano paramihin yung dalawang tao. Ito, lagi siya sabi ni Madam Presto, hindi mo ikakayaman yung 1.8, hindi mo ikakayaman yung 1.6. Ang ikakayaman mo, pag naparami mo yung dalawang tao, dahil unlimited 1.8 at limited 1.6 ang kayang ibigay sa'yo niyan. That's the time doon kayayaman. For that na dumami, for that na mag-materialize, kailangan master mo yung negosyo. Alam mo, I remember, during my ang first check ko po, ang kauna-una akong cheque, dito sa business na to, 5,500 pesos. Imagine ha, siguro I am earning during that time, siguro mga 15 to 17,000 monthly. Dun sa trabaho ko. Pero nung time na natanggap ko, yung kauna-unahan kong cheque, 5,500, walang paglagyan yung tuwa ko. Bakit? It's not the amount. Hindi yun yung presyo na 5,500 eh. Kaya ako masaya, kasi napatunayan ko sa sarili ko na yung ginagawa ko, totoo.
And the rest is history. Ngayon po ako, I'm very blessed dahil pinagkatiwala po sa akin yung position ng pagiging training manager. It's not easy. Di ba? Nung time na katulad nyo ako, distributor, nagne-network din. Ang iniintindi ko lang, grupo ko eh. Pero ngayon, ibang klase na. Ang iniintindi na namin, buong kumpanya na. Nakuha nyo? Buong kumpanya, hindi lang sa kung nasaan ako. Buong kumpanya, in a way na iniintindi namin lahat ng Great Life Advocates from Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Kaya sabi ko, mas malaking responsibility. In short, mas malaking success din yung naghihintay sa bawat isa. Nakuha nyo ho? At yung journey po na yon, kung paano nakapag-create ng madaming naging successful na tao ang isang Ryan Makaspak, yun ho ang pag-uusapan natin ngayon. Ang ibig sabihin po ng GO is Great Life Orientation. Lahat po ng bago, mas maganda talaga, bago ka mag-imbita, bago ka magbenta ng produkto, bago ka mag-alok ng Great Life, mas maganda, inaaral mo muna to. Because just like you, first timer, ang alam ko lang, bibili ako ng package, magbibitbit ako ng dalawa, pag dumami, yayaman. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano. Basta ang alam ko, yayaman ako. Alam ko mangyayari, pero hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung paano. Para ako nakapiring. Alam nyo, during the time na umupo ako dito, unti-unting lumilinaw. Nung time na pinapakinggan ko na yung speaker, kahit na high school graduate siya, hindi nakatapos ng college, sabi ko, walang mali sa sinasabi niya. Walang mali sa mga binabagsak niyang training. Sino ako para pakinggan? Eh, ang pag-uusapan po dito, reality. Tama? And true enough, sabi ko nga, because of this training, nahubog po ako. Nahubog ako at ngayon, nakakapag-create din tayo at nakakatulong tayo sa napakadaming tao. Tama? So sabi nga sa ating slides, GO is your first training to achieve millions. Pagka narinig natin yung salitang million, nai-imposiblehan ka kasi parang hindi mo naman naisip na pwede kang kumita niyan. Tama ba? Tama? And good news dito sa Great Life, unti-unti po natin papalakihin yung tinatawag nating psychological wallet. Ngayon, kung ang psychological wallet mo maliit pa, hindi mo pa maintindihan yung salitang million, normal ka. Bakit? Kasi again, ganyan din po ako dati. Kumikita lang ako ng 15,000. Pagdating na sahod, nakikipagkagawan pa ako sa 5,000 ambag ko sa kuryente. Di ba? Maliit ang psychological wallet. Pero alam nyo, because of this training, unti-unting lumaki. Gusto mo lumaki yung kita mo? Unti-unti sanayin mo yung sarili mo na nakakarinig ng millions. Makakarinig ka ng 100,000 monthly. Makakarinig ka ng 200,000. Kalahating million buwan-buwan. 1,000,000 buwan-buwan. Kami nga, kagabi, nag-uusap kami. Would you believe, umuwi po kami. Anong oras na? Alas 3 na ng madaling araw. Ang pinag-uusapan, alam mo kung ano? Kung paano kumita ng 2,000,000 bonbon. You are the average ng 5 taong nakakasama mo. So, try mo. Sumama ka sa 4 na lasinggero. Oh, ano mangyayari sa'yo? Oh, ikaw yung panglima. Tama? Tama mali? Sumama ka sa 4 na tao na walang gustong patunguhan sa buhay. Ano mangyayari sa'yo? Ikaw yung panglima. Because you are the average ng mga taong sinasamahan mo. So yan ho ang essence ng training. Every time na uupo ka dyan, every time na papalakpak ka, tatawa-tawa ka lang. Pero hindi mo na mamalayan, lahat ng naririnig mo, nagiging tugtog na siya. Nagiging musika na siya. Na time will come, kahit hindi mo na iniisip kung saan ang lumalabas sa bibig mo. Tama? At pag kung saan ang lumalabas sa bibig mo, nai-internalize na ng isip mo, lumalabas na yan sa galaw mo. Lumalabas na yan sa action mo. And bukas makalawa, kung ngayon sinasabi mo pa lang, bukas makalawa, nangyayari na sa'yo. Nakuha niya? Nakuha niya? So, that is the reason why, sabi nga dito, this training must be understood. Ibig sabihin, ito daw training na to, kailangan mong matutunan, kailangan mong maintindihan for you to grow in this business. Yan ho ang pagkikwentuhan po natin. Di pa po ako nagsisimula, introduction pa lang yun. Okay. Bakala nung iba, climax na. Hindi pa po, introduction pa lang po yun. Alright, so, madami kasing nagtatanong, Sir, gusto kong kumita ng malaki. Gusto ko magkaroon ng sakyan. Gusto ko ma-awardan sa stage. Gusto ko magkaroon ng malaking savings. Kaya ang laging tanong ng iba, Sir, paano ba? Yan ang laging tanong eh, tama? Tulad last time, may nagtanong sa akin, Sir, paano ba tumigil ng 100,000 bonbon? Paano ba magkakotse? Paano kumita ng milyon? Lahat ng tao ang tinatanong, paano? Alam nyo ho, yung tanong na how, it's easy. Madali lang po yan. Yung tanong na paano, madali lang yan. Ang kailangan mong malaman, ang kailangan mong ma-internalize,
kahit sino ka pa, kahit anong edad mo, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, ang kailangan mo dapat tanungin is why. Bakit? Alam mo, how is easy, pero mas importante po, na bago mo tanungin kung paano, dapat mo munang tanungin sa sarili mo kung bakit. Nakuha niyo? So during that time, si Sir Ryan may maayos na trabaho. During that time, kahit papano, wala pa naman ako malaking gastos kasi single pa naman ako that time. Diba? Ngayon kasi meron akong tatlong anak. Diba? Meron na akong pamilya. Pero during that time, ang binubuhay ko palang sarili ko. Kaya yung 15,000 monthly, kahit papano, okay naman na ako dun. Pero ang tanong, bakit ko pa rin siya ginawa? Bakit ko siya sineryoso? Yun ang tanong. Kasi madami ho, ito to be honest ha, paano ko nasabi na hindi naman, hindi ko sinasabing hindi importante. Pero bakit ko sinasabi na mas importante ito? Alam mo kung bakit? Based po on my experience, ang dami ko nang nakita, bumili ng package, nag-join, umaattend ng training. In fact, ang galing. Ang dami ko nang nakitang tao na magaling. Yung tipong, Sir Ryan, bigyan mo lang ako ng brochure. Ako nang bahala, kayang-kaya ko na yan. Ang dami hong ganun. Pag pinag-usapan ng real estate, ang galing. Pag pinag-usapan ng car selling, ang galing. Pag pinag-usapan ng sales, kabisado niya. Alam niya mga sales pitch. Ang dami ko na pong na-experience na taong sobrang galing. But the question, naging successful ba? Hindi. May mga nag-join nga dito, grabe. Kung makikita nyo lang po, may mga nag-join dito, doktor. May mga nag-join dito, lawyer. May mga nag-join dito, engineer. May mga nag-join dito, malaking negosyante. Pero question, nagiging successful ba sila? Hindi lahat. Bakit? Kasi po, yung how, madali. But the biggest question na bibit-bitin mo gabi-gabi tuwing uuwi ka is the why. Nakuha nyo? Pero would you believe, makakakita ka dito? Sa industry, sa negosyo po na to, makakakita ka, janitor, naging successful. High school graduate, naging successful. Meron nga tayo dito kasama, 21 years old, naging milyonaryo. Diba? Si Jerwin Del Barrio. Tama? 21 years old, kumita ng milyon. Meron tayong kasama, construction worker, kumita ng milyon. May kasama tayo dito, mahihain, hindi nagsasalita. Kung di mo kakausapin, hindi sasagot. Oh, totoo. Kaya sabi ba, ako na bahala dyan, magaling ako. Magaling ini, sabi nga. Magaling. Pero naging successful? Hindi. Bakit? Kasi kahit anong galing mo, pag hindi mo alam kung bakit mo siya ginagawa, mahirapan ka. Would you believe, andyan ba si Giselle nasa labas? Si Giselle ho, ano ba apelido ni Giselle? Maglaki. Si Giselle Maglaki, babae, mahihain ho yun. Kung di mo ngingiti yan, hindi ngingiti yun. Kung di mo kakamustahin, hindi sasagot yun. Baka kahit pitikin mo yung ilong, hindi gagalaw yun. Hindi totoo, sobrang mahihain. Dati po siya nagtatrabaho, kung alam niyo yung SM Pampanga, sa may NLEX, San Fernando, doon po siya nagtatrabaho. Ang trabaho niya dati, tagasukat ng sapatos. Sa Nike store, pag may bibili, papasukat, siya yung tagasukat. Pero come to think of this, mahihain, babae, Nike employee, pero ngayon, kumita ng milyon. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, ang pagiging successful sa great life, hindi laging galing ang pinag-uusapan. Ang tanong dito, bakit mo ginagawa? Kasi kung kunwari, ang goal mo lang, kumita ng 20,000, eh paano pag kumita ka na? Titigil ka na? Eh kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Eh paano pag nagkakotse ka na? Eh paano pag kumita ka na ng milyon? Kapatid, okay lang po yun. Pero dapat nating mas maintindihan na mas malalim ang dahilan mo, mas malaking success ang makukuha mo dito. Nakakita na po ba kayo ng building? Alam niyo yung building. And then building, tama, building. O, tayo ngayon, nasa building tayo eh. 15th floor itong building. Itong building natin, Triumph Square Building. Ngayon po, nandito tayo 15th floor. Alam niyo ba na mas matagal ginawa ang pundasyon nitong building na to kesa sa pinaka-structure niya? Kadalasan no, ganun. Kaya minsan makakita ka bakanting lote, nakabalot ng yero. Nakabalot yan, yero. Ang tagal, minsan 6 months, minsan 1 year. Nakabalot lang ng yero yan. Feeling mo walang nangyayari kasi nakabalot ng yero. Pero hindi mo alam, yung mga engineers, architect, kinuhukay yun. At mas malalim na hukay, ibig sabihin, pag tinignan mo plano, mas mataas na building. Tama?
mas mataas na building. And sa tagal mong nakikita na parang wala namang nangyayari kasi nga yero lang, magugulat ka paglitaw ng first floor, bukas makalawa, 10th floor na siya. Bukas makalawa, 15th floor na. Bukas makalawa, 20th floor na. Sa isang building, ang pinakamatagal ginagawa, yung pundasyon. Pero kapag napalalim mo yung pundasyon, sigurado naman, mas mataas na building ang kayang gawin dun sa pundasyon na tinatayo mo. Nakuha nyo? So kaya po sa negosyo po natin, hindi to basta pagalingan. Ito po ay palaliman ng dahilan. Nung dumating yung time na napaisip ako isang gabi, bakit nga ba ako nagne-network? Bakit ko nga ba ginagawa tong business ko? During that time kasi, nung time na nagsisimula ako mag-network, negative yung mga kasama ko sa bahay. Ibig sabihin ng negative, hindi sila agree na nag-resign ako, hindi sila nag-agree na gawin ko to ng seryoso, nag-full-time ako, hindi sila nag-agree. Ang sabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, ano ka ba naman? Sabi niya, pinag-aral ka namin ng, alam mo yon, iniraos ka namin makapag-aral. Tapos nung time na nakakuha ka ng magandang trabaho, kasi 18 years old, IT professor po ako that time eh. Maganda future ha, kasi IT ako eh. Sabi niya, Singapore, mag-apply ka Singapore, ang taas ng sahod. Sabi nung father ko, pinag-aral ka namin, ginapang ka namin, and yet, tinigil mo naman. Tapos yung mga kapatid ko, hindi naman sa hindi sila naniwala, pero mararamdaman mo walang support eh. Nagigets mo? Hanggang sa isang araw, nagsalita na yung mother ko. Nanay ko nagsalita na. Alam mo kung ano sabi ng nanay ko? Ang sabi ng nanay ko, hayaan natin si Ryan. Bakit? Kasi matalino yan, alam niya yung ginagawa niya. Nakuha niyo? Kaya ako po, simula noon hanggang ngayon, kung bakit ko ginagalingan, kung bakit ko sinisipagan, kasi ang bit-bit ko is yung tiwala na binigay sa akin nung nanay ko. Lahat tayo magkakaroon ng certain time sa buhay natin na ma-realize mo, ah, okay. Kaya pala ako nag-great life. Kaya pala ako nangangarap dahil sa mga anak ko. Ang sarap kaya yung uuwi ka ng bahay, makikita mo yung mga anak mo nakahiga, tulog. Alam mo, that's the best time na mangarap. Kapag nakikita mo na yung mga anak mo natutulog. Pag yung pangarap mo, yung pinagdadasal mo para sa mga anak mo, totoo yun. Ang tawag po doon, genuine po yun. Kumbaga sa tubig, eh, malinis na pangarap yun. Bakit? Kasi para sa mga anak. Kaya ngayon, to be honest, si Sir Ryan, nahihirapan ba? Yes. Si Sir Ryan, napupuyat ba? Yes. Si Sir Ryan, nare-reject ba? Yes. Pero si Sir Ryan, tumitigil ba? Hindi. Bakit? Kasi kahit anong hirap pa dumating, walang problema. Bakit? Kasi malinaw sa akin yung dahilan ko kung bakit ko ginagawa. So, come to think of it, may mga mabibilis. Yes. May mga mababagal. Yes. Kung ikaw yung mabilis, good for you. Ituloy-tuloy mo yan. Kung ikaw yung mabagal, okay lang din yan. Kasi ang great life, hindi lang basta pabilisan. Ang great life business, patagalan. At mas malalim ang dahilan mo kung bakit mo ginagawa tong business na to, mas tatagal ka. Maliwanag? Maliwanag? Question is, why do you want to be part of great life? Bakit mo nga ba to ginagawa? Alam mo, common denominator nating lahat. Hindi man tayo magkaparehas ng talento, hindi man tayo magkaparehas ng sipag, ng diskarte sa buhay. Pero iisa lang ang common denominator nating lahat. Lahat tayo may pangarap. Tama? Meron lang taong maliit ang pangarap, okay lang yun. May mga taong malaki ang pangarap, okay lang yun. As you move forward sa journey mo, nagiging average ka ng mga taong lagi mong kasama. Pag ikaw kasama mo yung mga taong mataas ang pangarap, maniwala ka sa hindi, tataas din ang pangarap mo. Ito ang pinangahawakan natin dito sa Great Life. Pag ginawa mo to, sineryoso mo to, time will come. Ito pong Great Life, ito pong negosyo na ginagawa natin, ito po yung magiging vehicle mo para kumita ka ng malaking pera. Guys, come to think of it. Ang pera, hindi ho masama yan. Hindi ho, ano ba yan, sa Great Life, mga mukhang pera, puro na lang pera pinag-uusapan. Hindi ho masama ang pera. In fact, lahat ng negosyo, imposibleng magnegosyo ka na hindi mo pag-usapan ng pera. Tama? Madami kasi sa atin, pag pinag-usapan ng pera, ang tingin natin sa pera negative. Sabi natin, money is not the most important thing in this world. Totoo po yun. Pero naniniwala din ako na importante ang pera kasi pag may sakit ng anak mo, paano mo mapapagamot kung wala kang pera? Pag nagugutom ang anak mo,
Pero pag wala ng panggatas, paano mo mabibili kung walang pera? Ay, inaatake na yung nanay mo, sabihin mo, nay, okay lang yan. Importante, mahal kita. Tandaan nyo, walang masama na pag-usapan natin ng pera. Ang problema, hindi pera. Ang problema, kapag too much ang pagmamahal mo sa pera. To the point na gumagawa ka na ng hindi maganda para sa pera. To the point na nang lalamang ka na para sa pera. Yun ang mali. But money itself, hindi ho siya masama. Money is just a piece of paper. Walang buhay ho yan. Kaya po tayo sa Great Life, hindi po tayo mukhang pera. Tayo po ay mga mukhang negosyante. Tama? Masyado lang tayo kasing na-inject sa utak natin pag pinag-usapan ng pera, masama eh. Kasi minsan may kakilala ka, mayaman, masungit, di ba? Mayaman, masama ugali. Saan mo natutunan yon? Sa teleserye, tama? Sino yung nananampal? Mayaman, mahirap. Mayaman, sino sinasampal? Mahirap. Kaya minsan, ikaw, ang thinking mo, okay lang, maging mahirap, mga ganun, di ba? Pagka mayaman, minsan, ayaw natin. Bakit? Kasi nakaproject sa atin, maliit pa lang tayo, every time nanonood ka ng teleserye, ang mayaman nananabunot. Ang mayaman nananampal. Ang mahirap, pinapalaya sa bahay, ang bait-bait, madasalin. Eh, would you believe, ang dami kong kaibigan, madaming pera, pero madasalin din naman. Madami kong kaibigan, madaming pera, pero mabait din naman. Nakuha nyo? Ibig sabihin, it's not about the money, it's about the person. Nakuha nyo? Kaya kung yung kikitain mo na malaki dito sa Great Life, yung pera na makukuha mo dito sa Great Life, kung ang pagdadalhan mo naman dyan ay para sa makatulong sa iba, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, makapagpaaral ka ng kapatid mo, mapagamot mo yung magulang mo, hindi masama yung pera. Masama ba gusto mong kumita ng malaki kasi gusto mo pag-aral yung pinsan mo? Masama ba kumita ng malaking pera para kapag may bagyo, nakakapag-donate ka? Hindi laging pagmamahal. Nakakuha niyo? So, there's nothing wrong with money. In fact, kailangan nga i-attract mo yan eh. Bakit? Kasi kung malinaw sa'yo, nagagamitin mo siya sa mabuti, eh hindi naman magdadamot ang universe sa'yo. Yeah. Hindi naman magdadamot ang Diyos sa'yo. Nakuha niyo po yun? There's nothing wrong with earning big money. As long as sa tama, maayos, patas, nakakatulong ka, hindi ka nang lalamang, okay ang pera. Maliwanag? Kaya every morning, sabi mo, pagka naliligo ka, money come, money come, money come. Hindi dahil sa mukha kang pera. Naiintindihan mo lang na mas magagawa mo yung mga bagay na gusto mo kapag madami kang pera. Okay po ba yun? Pwede pa, i-ano na natin ha? Ilibing na natin sa hukay yung mentality na kapag mayaman, masama ang ugali. Ilibing na ho natin yun. Ilibing na natin sa hukay yung kapag sinabi, money is the root of all evil. Ibaon na po natin sa hukay kasi hindi totoo yun. But the love of money, kapag too much na yung pagmamahal mo to the point na nanlalamang ka na, yun ang masama. But the money itself, it's just a piece of paper. Kung gagamitin mo siya sa tama, maayos, nakakatulong ka, wala kang tinatapakan tao, wala kang nilalamangan, okay po siya. Maliwanag? Alright. Question, gusto nyo ba ang kumita ng malaking pera? Gusto mo ba dumami yung pera mo? Congratulations, dahil mukha ka ng negosyante. Alright, palakpakan mo yung sarili mo. So Great Life is our avenue or our vehicle for us to create money. Second, gagawin mo si Great Life para sa mga pangarap mo. Like what I've said kanina, ito ho yung common denominator nating lahat. Hindi ko alam kung ano yung pangarap mo, hindi ko din alam kung para kanino. Pero one thing is for sure, lahat tayo may pangarap. Would you believe, ang isang maliit na bata, 2 years old, 3 years old, may pangarap yan. Try mo, kung may anak ka, 2 years old, 3 years old, try mo tanungin. Anak, anong pangarap mo? Makabili ng toy. Di ba? Ganun yun eh. Okay. Minsan naman, kapag yung panganay, tinanong mo, anong pangarap mo para ma-share ko yung toy sa kapatid ko? Alam mo yun? Yung iba, ang pangarap, makapag-birthday na sa Jollibee. Yung iba, ganun eh. Mga bata, ang pangarap niyan, makapag-birthday sa Jollibee. Ako, pangarap ko dati yun. Kasi hindi man kami nakakapag-Jollibee, di ba? Hindi ka, totoo yan. Nakatira ako sa Bataan, ang Jollibee nasa Olongga po pa. di ba? Yung pamasahe pa lang, problema na. Alam mo yun? Tapos yung pangkain pa, yari, di ba? So kaysa ibili ng one-piece chicken, di magprito na lang yung nanay ko sa bahay. Masaya pa kami. Ang dami pa namin makakain, tama?
So nadidiktahan kasi ng pera eh, di ba? Nadidiktahan yung pera sa buhay, ng yung buhay. Nadidiktahan ng pera yung buhay natin. Okay? But again, going back, kaya mo gagawin si Great Life is para sa mga pangarap mo. Oh. Kaya ito, sabi nga ng Great Life, di ba? Great Life is here to complement, not to compete. Yung iba, pangarap mo mag-police, that's your passion. Yan yung dedicated ka dyan sa trabaho na yan. Police, go! Hindi naman sinasabi ng Great Life, tigil mo yung pagpupulis mo, tapos gawin mo to ng, ano eh, ng full-time. Hindi. Kung pangarap mo maging police, ituloy mo yan. Kung pangarap mo maging doktor, ituloy mo yan. Pangarap mo maging engineer, ituloy mo yan. In fact, alam nyo ba na hindi lahat ng nasa abroad gusto maging OFW? Yung iba gustong umuwi ng Pilipinas. Pero madami din naman, talagang pinangarap niya makapag-abroad. Yung tipong na-imagine niya yung sarili niya, nagagawa ng pamilya sa abroad. Madami din yung ganun. Great Life is not here to compete. Great Life is here to complement. Kung ano yung pangarap mo, ituloy mo yan. Pero lagi mong tatandaan, hindi kasi sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kayang i-provide yung pangangailangan natin. Kaya kung sa tingin mo, yung ginagawa mo ngayon, na pro-provide yung need mo, gawin mo si Great Life para sa mga wants mo. Okay, so next, Great Life is your avenue to be successful. Meron ba dito gusto mag-fail? Meron ba ganun? May kakilala ko ba ganun? Sino dito yung gustong mag-fail? Kami! Walang ganun. Lahat ng tao gusto maging successful. And Great Life is here to help you to become successful. Bakit? Kasi hindi lang naman produkto yung ino-offer ni Great Life. Hindi lang naman mga 1818 ang binibigay ni Great Life. Even the trainings. Tama? Even the events. Even the right coaching. Right mentoring. Kung paano ako maging tamang tao na maging successful, kayang ituro ni Great Life. Kaya ang sarap gawin ni Great Life. Hindi ka lang basta kikita ng pera, nakakatulong, nakaka-inspire ka pa. Nabubuhay mo pa yung pangarap na ibang tao. Tawa? And lastly, of course, gawin natin si Great Life for us to live a great life. Alam mo, hindi lang siya pangalan ng kumpanya. Yung Great Life, kaya ang ganda, di ba? Great Life, pangalan ng kumpanya, double meaning siya. Yung isa, pangalan ng company, yung isa naman, yung pinapangarap na buhay. Ang sarap kaya, yung tipong hindi pa bayaran ng tuition, pero bayad ka na. Hinihintay mong dumating yung Meralco bill, kasi anytime dumating, ready to pay ka na. Pag may gusto kang bilhin, hindi ka na maghihintay ng sale. Pag may nakita mo, bilhin mo na kagad. Kasi ang hirap yung papasok ka ng mall, wala kang dala. Paglabas mo, wala ka pa din dala. Ang hirap nun eh. Ama mali! Ito ba't hindi? Kung means, ako kasi naranasan ko to, ha? I'm speaking on behalf of my experience. Di ko alam kung naranasan mo. Yung tipong may gusto kang bilhin, during that time, sapatos. Nung tinanong ko yung presyo, binilang ko kung magkano natitira yung ipon ko, kailangan ko maghintay ng tatlong sahod. Naranasan niyo na ba yun? Yung tipong ang ganda, sabi ko, bibiling ko to. Pagtingin ko ng presyo, nag-compute, tatlong sahod, mabibili kita. Naranasan niyo ba yun? Ito matindi. Unang sahod, dating. Pagpunta mo dun, ang ganda. Dalawang sahod na lang, bibilin na kita. Naranasan niyo ba yun? Pagdating ng pangalawang sahod, binalikan mo. Konting-konti na lang, iuuwi na kita. Di ba? Ito matindi. Pagdating ng pangatlong sahod, excited na excited ka. Bakit? Bibilin mo na eh. Ito matindi. Pagdating mo, nabili na ng iba. Nangyayari hindi. Nangyayari hindi. Nangyayari po yan. Patawa-tawa, pero totoo. Tama ba? Tama? Ang tawag ho doon, freedom. Ang tawag doon, freedom. Having a great life is having a freedom. Pakisabi, freedom. Yung tipong, pag gusto mong mamasyal kayo ng pamilya mo, makakapamasyal kayo. Ang tawag ho doon, freedom. Pagka gusto mong kumain sa labas, makakakain ka. Ang tawag doon, freedom. That's living a great life. Yung tipong hindi ang decision making kung saan mo pag-aaralin yung anak mo, hindi dahil sa tuition, kundi dahil yun ang gusto ng anak mo. Kasi kung minsan hindi na, kunwari, pag tinanong mo, anong course gusto mo? Ay, mami, gusto ko engineering. Naitay, gusto ko engineering. Engineering, mahirap yan. Dito ka lang, 2-year courses ka lang. Tama? Kaya minsan yung tao, hindi ko naman talaga ginusto to eh. Ginusto ng nanay ko to ba? Ito lang yung kaya ng budget eh. Madaming instances sa buhay natin na nangyari po yun. And Great Life is here to help you na hindi na maulit.
Time will come kung ano yung gusto mo, yun yung bibilin mo. Time will come kung ano yung gusto mong mangyari, mangyayari. Bakit? Kasi meron kang freedom, meron kang kakayanan na gawin siya. Nakuha niyo po yun? Punta ka na restaurant. Kain tayo, restaurant. Pagdating ng waiter, ibigay yung menu. Pagdating ng menu, saan ka nakatingin? Kaliwa, kanan? Yung totoo. sumasagot na si nanay. Yung totoo, saan ka nakatingin? Sa pagkain o dun sa presyo? Doon ka nakatingin, sa kanan. Bakit? Ang tinitignan mo, hindi masarap eh. Ang tinitignan mo, kung ano yung mura eh. Oy, mura to, mura to. Order ako, dalawa, dalawa. Ay, masarap pa to. Pagtingin mo, tubig pala. Nakatingin ka, hindi kung ano yung gusto mo. Nakatingin ka kung ano yung presyo. Pag ganun no, nako, hindi mo alam. Pero wala, pag ganun ang buhay mo, wala kang pinagkaiba sa mga nakakulong sa bilangguan. Totoo. Meron kang parang hidden, anong tawag doon? Hidden preso. Nabubuhay ka, hindi sa buhay na gusto mo. Kundi nabubuhay ka kasi yun yung sapat lang. Gusto niyo ba mangyari yun? Hanggat maaari, wag na nating ulitin. Kaya galingan natin si Great Life, seryosoy natin si Great Life, sipagan natin, okay, habang ginagawa natin si Great Life. Because time will come, ang magbibigay ng freedom sa atin, si Great Life din. Okay ba yun? The question right now is, how will you achieve a great life? The question right now is, paano? No? Sarap pag-usapan, pero hindi siya madaling gawin. Sabi nga, it is easier to be said than done. Masarap pag-usapan, masarap mapakinggan, pero hindi siya madaling gawin. Sa katotohanan naman, wala namang buhay talaga na masarap na madali. Lahat talaga ng masarap, paghihirapan mo. Yung partner mo, yung asawa mo ngayon, yung pinakasalan mo, question, madali mo ba nakuha? Hindi. Yung course mo, nakapagtapos po ba lahat? O sino dito yung gumraduate? Question, madali bang gumraduate? Hindi. Magbubutas ka ng bangko. Magre-review ka. Itutulog mo na lang, i-review mo ba? Yung oras na lang mo sa barkada, ika-cancel mo pa yung barkada para lang mag-ano kayo. Group study, project. Kami, I remember, nung gumagawa ako ng thesis, talagang wala. Pagka-out ng eskwelahan, diretso kami sa bahay, nagpo-program po kami. So, magdamagan yun hanggang umaga, program, hanggang di natatapos, especially pag deadline na. Pero, pagka-graduate, question, masarap sa pakiramdam? Yes. Lahat ng bagay na valuable, basta worthy, basta kahit mahirap, fulfilling naman siyang gawin. Tama, mali? Nakikita ako ng baby eh. Madali bang magpaanak ng baby? Hindi. Tama? Katakot-takot na iri. Matinding labor ang dinadanas ng isang nanay bago niya mailabas ang isang cute na baby. So, ibig sabihin, lahat ng valuable, hindi siya madaling gawin. Pero, ito ang sasabihin ko sa inyo. May shortcut. Kung gusto niyong dumali ang success na pinapangarap mo, may paraan. May shortcut. Alam mo kung ano? Gawin mo yung ginagawa ng mga taong successful. That's the secret. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. All you need to do is to be, okay? You need the better version of you. Kasi kung sasabihin mo na sa akin, sir, ako lang sapat na. Kung sasabihin mo ngayon, yung the way you speak, the way you think, the way you act, ikaw na yon. Kung sasabihin mo sa akin, kung yan na yung tamang tao para ikaw ay umasenso, sana asensado ka na ngayon. Lahat po tayo, kailangan lumabas yung better version ng sarili natin. Sir, ibig sabihin, meron pang igagaling? Yes. Sir, ibig sabihin, meron pang ikakatama yung pagkatao ko? Yes. All you need to do is, ilabas po yan. You need to help yourself to be better. Kasi walang ibang taong gagawa nun kundi ikaw din. Kaya nga 'di ba lagi namin sinasabi, lagi niyo naririnig to. Mahirap tulungan yung taong mismong sarili niya ayaw niyang tulungan. Tama? Pero kung ikaw ia-accept mo at ikaw makikipagtulungan ka, maniwala ka't sa hindi, lalabas yung better version of you. At 'yun yung kailangan natin for us to be successful. The question, are you willing na baguhin kung ano yung laman ng isip nyo? Yes. Are you willing na makinig sa ituturo ko? Yes. Good news, introduction pa din po tayo. Okay. Wala pa tayo sa training, okay? Introduction pa din po tayo.
Kasi ang goal natin ay lumabas ang better version ng sarili mo for you to become successful here in Great Life. Yan po ang pag-uusapan natin, alphabet to success. Okay? Excited na ba kayo sa pag-uusapan natin? All right. So, alphabet to success, let's start it with attitude. Pakisabi nga attitude. Mas malakas. Ayun. So, attitude. Ano ba yung attitude? Di ba? Our attitude, makinig ha? Our attitude is the primary force that will determine whether we succeed or fail. So, ibig sabihin, hindi pala yung basta kakayanan mo lang. Hindi yung basta kung saan ka lang magaling, kung saan ang talent mo, hindi pala doon lang nasusukat kung magsasucceed ka or magpa-failure ka. Saan pala nakadepende? Nakadepende sa attitude. Alam nyo, meron ba tayo whiteboard marker dito? Okay. Lahat ba tayo may kakilalang taong successful? Meron? Meron, meron, meron? Successful, umasenso. Sige, ganito na lang. Magbigay kayo ng kahit 10 katangian ng taong successful. Okay lang ba yun? Uy, okay lang. Okay, sige. O, sige, bigay na kayo. Susulat ko. Masipag. Okay, isa-isa lang ha. Okay, masipag. Okay, masipag. Ano pa? Matyaga. Okay, matyaga. O, ano pa? Determinado. O, ayan, determinado. O, determinado. Determinado. Ano pa? Magaling. Okay, magaling. Ano pa? Ha? Ano pa? Masinop. Okay. Ang taong successful, masinop. Oh, ano pa? Sige. Oh, pwede ba natin sabihin mabait? Taong successful, mabait. Oh, sige, mabait. Oh, ano pa? Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano pa? Matiisin. Okay, pwede. Matiisin. Ano pa yung sabi ng isa kanina? Matiisin. Ano pa? Madiskarte. Okay, madiskarte. O, ano pa? Ilan na yan? 2, 4, 6, 8. O, dalawa pa. On time. On time. O, sige. On time. O, on time. O, ano pa? May isang salita. O, may isang salita. May isang... Okay, salita. O, ano pa? O, mapangarap. Okay? Okay. Oh, 11 na yan. Sobra na yan, ha? Oh. Papatunayan ko sa'yo na hindi sapat lang yung talent. Papatunayan ko sa'yo na hindi lang sapat yung skills. Papatunayan ko sa'yo na ang pinaka-importante sa lahat kung gusto mo maging successful ay yung attitude. Okay? Now, i-scorean natin. Ano ba sa katangian na yan na mga sinabi nyo ang parte ng skills or talent? At ano naman dito sa mga sinulat nyo yung parte ng attitude? Okay? So, sasabihin niya lang sa akin kung attitude ba siya or skills or talent. Question. O, simulan natin. Ang taong mapangarap, attitude siya or skills? Ha? Attitude or skills? Ano? Attitude? Attitude. O, sige. Attitude. Ang taong may isang salita, attitude or skills? Attitude siya. Okay. Attitude. Okay? On time. Pag on time ka, ano yon? Skills o attitude? Attitude din yon, di ba? Yung pagiging masipag. Ha? Masipag. Pag masipag ka. Attitude din eh, tama? Kasi minsan, di ka magaling mag-basketball, di ka shooter, pero masipag ka. So, ibig sabihin, attitude siya. Okay. Yung pagiging matyaga, attitude or skills? Attitude din yan. Pagiging determinado, attitude din yan. Pagiging magaling, ito skills to. Tama? Ito skills to. Pagiging masinop, attitude din to. Pagiging mabait, attitude din yan. Pagiging matiisin, attitude. Pagiging madiskarte, skills. Tama? Skills. Pagiging madiskarte, skills. So kung titignan natin, out of 11 na mga sinulat yung katangian ng taong successful, ang skills lang dalawa. Tama? Ibig sabihin, 20% lang ang skills. 80% na dapat meron ka ay tamang attitude. Mas importante pala na dapat tama yung attitude mo
kapag ginagawa mo si Great Life kaysa sa galing mo. Hindi ka magaling mag-invite, okay lang yan. Pero maging patience ka. Asan yung ano dito? Matiisin. Asan yung matiisin? Ito. Hindi ka magaling mag-invite, pero matiisin ka. Invite ka pa rin ng invite. Question, pwede kang maging successful? Yes. Bakit? Matiisin ka eh. Kaya nga po, ako nung naintindihan ko tong training na to, sabi ko, pwede ako maging successful dito. Bakit? Kasi pwedeng hindi ka magaling sa ibang bagay. Pero tandaan mo, yung bagay na hindi ka magaling, time will come, basta aralin mo siya ng tuloy-tuloy, aralin mo siya ng dire-diretso, gagaling at gagaling ka din. Importante ba na dapat tama ang attitude mo? Yes, because that will determine kung ikaw ay magsasucceed or fail. Kaya di ba kanina, sinimulan ko to doon sa pag-example ko, doon sa taong magaling. Pero hindi naman naging successful. Bakit? Kasi yung mga attitude na meron dito, wala siya. Try mo, magaling ka mag-present. Di ba magaling ka mag-present? Ang galing mo. Napapapalakpak mo yung tao, napapatawa mo yung tao. Pero tamad ka naman. Hindi ka masipag. Tamad ka. Magaling ka mag-present. Pero tamad ka. Magiging successful ka kaya? Hindi. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, dito natin napatunayan na ang skills, bonus lang. Ang skills, natututunan. Pero ang attitude, walang ibang babago sa sarili mo, kundi ikaw. Nakuha nyo po ba yan? Alright. Now, ano yung mga attitude na dapat meron tayo for us to be successful here in Great Life? Ano daw yung mga bit-bit nating attitude dapat? Okay? Makinig ha? Okay lang yan. Kung umiiyak yung bata, okay lang. Kasi mahirap kung yung matanda ang iiyak. Di ba? Mas okay na sa akin na yung bata umiiyak. Wag lang yung matanda. Okay? Kahit na umiiyak yung bata, makinig pa din tayo. Question, ano daw yung dapat na attitude natin? Number one, dapat be positive. Pakisabi nga, be positive. Ang hirap turuan or tulungan ng taong negatibo. Ay nako, kahit saan mo dalhin, pag negative, wag na lang, hanap na lang ako ng iba. Pagka sinabi mo, magkita tayo, sasama kita sa presentation. Sir, ang init. Pagka nawala naman yung init, tulad ngayon, maulan. Sir, maulan. Pagka sinabi mo, yung kaibigan mo, potential, dali mo sa Great Life. Sir, naku, mahihain yun. Hindi para sa kanya to. Kaya ang tao kung minsan hindi nagpe-pay-in, hindi naman dahil ayaw niya. Nagpe-pay-in dahil ikaw mismo, ginajudge mo yung tao. Attend tayo ng training, madami ka matututunan. Sir, naku, alam mo naman ako, nakasampung attend na ako niyan eh. Sir, alam ko na yan, kabisado ko na yan, alphabet to success, attitude, alam ko na yan. I-invite mo, minsan tatawagan mo. Pagka nag-ring na, sana wag sumagot. Bakit? Kasi di mo alam sabihin mo eh. Di ba? Negative! Minsan, nauna ka pang nagja-judge dun sa tao. Nauna ka pang nagja-judge dun sa nangyayari. Hindi mo munang hayaan mo munang mangyari bago mo i-judge. Nakuha nyo? Sa negosyo po natin, importante na dapat positibo kayo. Naranasan nyo na ba yung huli, kahuli-hulihang pera? Di ba? Na meron ka, ipinamasahe mo para lang puntahan yung guest. And yet, pagdating mo dun sa pagkikitaan nyo, hindi dumating yung guest. Naranasan nyo na ba yun? Kahuli-huli ang pera mo, kahuli-huli ang pamasahe. Pagpunta mo dun, hindi ka sinipot. Diba? Kala mo Pilipino, Indiano pala. Ganun eh. Nangyari na po sa akin yan many times. Pero trust me, every time na meron sa akin nangyaring negative, isa lang ang nasa isip ko. Lahat ng bagay may purpose. Kasi nangyari na sa akin yun eh. Yung dapat nakikitain ko, hindi sumipot. Pero dahil ako nandun, meron akong ibang nakilala. Na yung nakilala ko, yun yung napasali ko, and time will come, yun yung nakapagbigay sa akin ng malaking income. Nangyayari po yun. Kaya better be prepared. Kailangan ikaw mismo, positive ka. Hindi sa COVID, ha? Hindi sa COVID. Dapat positibo ka sa buhay. Alam nyo, a few years ago, I think that was mga 2010. Taga saan ako? Bataan. Mahataw ako saan? Olongapo. Sabi nung kaibigan ko, sabi nung upline ko, sama ka sa amin sa Manila. Nakatira kami dorm. Ambagan lang tayo, tigwa 1.5. Pa-flyers. Kasi wala pang Facebook that time eh.
The only way na makapag-market ka, flyers. So flyers kami. Meron lang akong pera, ang dala ko lang 1-2. So punta ko doon, wala akong kilala sa Manila, wala akong alam sa Metro Manila. Hindi ko alam kung saan sasakay, hindi ko alam paano uwi. Basta kailangan lang, kasama ko sila lagi. Alam mo, after 7 days, yung 1-2 ko, ubus na. Sabi ko sa kaibigan ko, bro, sabi ko sa upline ko, upline, uwi na ako ng Olongapo. Ang iba mag-network dito. Pag gutom ako, wala akong kaibigan. Wala akong kakilala. Minsan gusto kong lumabas, maggawin yung gagawin ko. Hindi ko magawa kasi hindi nga ako pamilyar sa lugar. After 1 week, ubus na yung pera ko. Alam mo, sabi sa akin nung kaibigan ko, nung upline ko, sabi niya, bro, papayag ka ba na uuwi ka ng Olongapo na walang nangyari sa'yo? Guys, yung nangyari sa akin, negative. Wala na akong pera. Ayoko, hindi naman pwede magpalibre. Pero sabi sa akin, huwag kang pumayag na uuwi ka na walang nangyari sa'yo. Kahit negative yung situation ko, in-inject niya sa akin, positive pa din. You know what happened? Sabi ko, basta, pautangin mo ako ha. Oh, sige, ako bahala sa'yo. Pinautang niya ako. The following week, meron akong na flyers. Estudyante ng UST. Kung alam, familiar ba kayo sa Espanya? Meron po dyan, mini stop. Convenience store, mini stop. Pinobal. Mini stop na flyers ko, estudyante, UST. Guess what? Pagdating sa opisina, bumili 3 package. Eto matindi, hindi pa yun. Nung time na nag-pay-in siya, 3 package, may invite siya. Kaibigan niya. The following day, yung kaibigan niya, bumili 3 package. Ala? Hindi pa yun. Nung nag-pay-in, that week din, 3 package din. In-encode ko, multiplier. 1 week ang kinita ko, 20,000. Eto matindi, hindi pa yun. Bakit? Dahil sa grupo na sumali sa kanila, after 3 months, at age of 21 years old, nabili ko yung brand new car ko. Ama? So negative na yung sitwasyon, pero dahil na-turn into positive, lahat ng bagay may purpose. Kaya kayo, every time na nangyari sa inyo, negative, sabihin mo, may purpose to. Every time, kunwari, tuloy, umuulan, hindi dumating yung member mo, atin, usapan, atin tayo ng 3, excited nga kami, apply ni, atin tayo. Eh, umulan lang, wala sila. Lahat ng bagay may purpose. Kung nasa bahay ka ngayon, ano kayang ginagawa mo? Nanonood ng teleserye? Nagde-Netflix? Baka mamaya, yung sitwasyon mo is nagpipid sa'yo para mas maging negative ka pa. Tama? Pero nandito ka ngayon, tumatawa, pumapalakpak, humihiyaw, naniniwala kang yayaman ka. Tama? And that is something positive. Kaya po, every time na may nangyari sa inyo negative, huwag nyo isipin yung negative. Isipin nyo may purpose to. Kasi lahat, pag ikaw, tao ka, positibo ka, promise. Pag ikaw, nako, uwi ka ng bahay. Oh, saan ka na naman galing? Di ba? Puyat ka na naman. Ano bang ginagawa mo dyan sa great life? Great life na yan. Ginagabi ka ng uwi. Dati, inuumaga ka. Madaling araw ka na umuwi. Saan ba yan? Quezon Avenue. Quezon Avenue pa. Di, pumapart-time lang ako, nai. Saan? Quezon Avenue. Grabe. Isa ka ba sa mga pumaparad doon sa Quezon Avenue? Inaabot ka ng umaga? Di ba? Hindi, totoo po yan. Totoo yan. Ako, ilang beses po ako nalalakan ng pinto. Nauubusan ng ulam. Oo, umakit ako sa bintana namin eh. Sa Batahan, umakit ako doon. Ito matindi. Ito yung highway. Ang bahay namin, baba. May hagdanan pa baba. Yung hagdanan na yun, pag umuulan, nagiging dausan ng tubig. Kaya pag umuwi ako, it's either hihintayin ko tumila yung ulan o kaya naman, hayaan ko mabasa yung sapatos ko, talaga basa hanggang pag-uwi. Nakuha niya? Pero, come to think of it, yun ba yung nagpatigil sa akin para sa mga pangarap ko? Hindi. Bakit? Kasi malalim yung dahilan ko. Nakuha niya? Madami ho. Matatawa na lang po kayo. Kapag ka sarili yung journey, try mong obserbahan, maniwala ka sa akin, negative na nata-turn into positive pa. Basta ikaw, dapat ang pagiging positive nang gagaling sa'yo. Okay ba yun? O, nangyari sa akin dati, wala na masakyan. Madaling araw na kasi umuwi ako, Bataan eh. Olongapo to, Bataan. Wala na masakyan. Diba? O, ginawa ko, naghintay ako dun sa station. O, negative na yung sitwasyon, pero dahil positive ako, meron akong na prospect, nagtatrabaho sa Chowking.
Oh, nung nakasakay na kami sa jeep, umaga na yon. Kasi kumbaga hindi namin inabutay last trip, so naghintay kami. Hintay namin first trip. During the time na nakasakay na kami sa jeep, first trip, yung nakilala ko, nakasabayan ko doon, nagtatrabaho sa Chowking, in-invite ko sa opisina, sumali. Ito matindi. Yung nagtatrabaho na yon, napasali niya, manager niya. Kaya yung mga manager ng Chowking sa Olongapo, lahat sila downline ko. Tama mo? So, nangyayari po yun. Kaya kayo, kahit na negative ang sitwasyon, just be positive. Pakisabi, be positive. Kasi lahat ng bagay may purpose. Alright? So, yan. And then second, you need to be teachable. Pakisabi, be teachable. Pag sinabing be teachable, kailangan open ka for learning. Kumbaga sa sponge, ang sponge, di ba? Ang ginagawa niyan, yung basa, padaanan mo ng sponge, higup lahat ng tubig. Tama? Kahit na idikit mo lang ng konti, hihigupin niya yun. Ganun din kayo. Be teachable. Alam mo, yan ang nagiging problema kadalasan. Dahil yung kinikita, inilalagay sa isip. Inilalagay sa utak. Yung iba, iniisip, pag kumita na, kaya ko na. Iba, iniisip, pag nagkakotsi na ako na bahala. Alam mo, kapag ka ikaw, feeling mo, kaya mo na. Wala ka ng ibang pinapakinggan. Good news, that's the start of your downfall. Sa negosyo po na to, for you to become successful, kailangan be always teachable. Maniwala ka, GM Arnel, legend in the industry. Hanggang ngayon, pag nag-uusap kami, nakikinig pa. Nako mo? Mr. Paolo Manlulu, one of the fastest guild of leaders, nagpapa-advise pa. Di ba? Si Ate Mitch Salazar, konting kembot na lang, guild of mentors na. Every time na magkikita kami, nagtatanong, Sir, ano bang gagawin ko dito? Sir, paano bang ganitong gagawin? Paano bang gagawin? Konti na lang, magpa 5 million na yung income, pero nagtatanong pa din. Nakuha nyo? Be teachable. Kailangan open ka for learning. The moment na feeling mo, alam mo na, hindi ka na handang makinig. That's the start of your downfall. Nakuha nyo? Ang sarap turuan ng taong willing matuto. Minsan kahit makulit eh. Di ba? Minsan dahil nadadaan sa kulit, sige nga, tulungan na kita. Ganun. Sige nga, turuan na kita. Sige, tawagin mo yung grupo mo, mimitingin ko. Minsan ganun na kagad eh. Thank you, upline. Upline, salamat talaga. Ha? Salamat sa oras. Ha? Ang sarap turuan ng taong ganun. Kaya kayo, ang sekreto, kulitin nyo lagi yung mga coaches nyo. Magpaturo kayo lagi. Be teachable. Okay ba yun? Ang baso, pagka puno na, pag nilagay mo pa ng tubig, matatapon lang yun. Kailangan always unlearn. Always willing to unlearn for you to learn. Tama? Sabi nga, always be half full, half empty. Okay? Kahit na madami ka ng alam, feeling mo, wala ka pa ding alam. Para pag meron kang nakausap, humingi ka ng tips, strategy, madami ka pa ding matututunan. Okay ba yun? So be teachable. Next, be willing. Pakisabi nga, be willing. Madaming gustong yumaman, pero hindi lahat gustong gawin yung ginagawa para yumaman. Pag tinanong, sino dito ang gustong yumaman? Lahat nagtatas ng kamay. Sino dito yung may invite bukas? Nagbababaan na. Nakuha nyo? Sino gusto yumaman? Kami! Sino nga atin ng training? Hindi kami. Nakuha? Question, sino ang gustong yumaman dito sa kwarto na to? Taas ang kamay. Taas, sige. Taas ang kamay. Gusto yumaman? Sige. Sabi ni Lord, pag taas lang ng kamay, hindi mo pa magawa. Pag yaman pa kaya. May checklist yan eh. May checklist si Lord. May CCTV yan eh. Hindi, totoo. Sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Question, are you willing to do kung ano yung ginagawa ng mga taong mayayaman? Willing ka bang mapuyat? Eh, paano kung ang training natin, abutin tayo ng mga launa? Okay ba sa inyo? Ano bang araw ngayon? Tuesday. O, hanggang Thursday tayo dito. Question, willing ka pa din ba? Ama? Totoo po yan. Sir, wala na akong masakyan eh. Kung wala ka ng masakyan, good news. May first trip pa. Hintayin mo na lang yung first trip. Sir, kailangan na umuwi, wala na masakyan. Okay lang yan kasi may first trip pa. Tama? So, kailangan be willing. Kailangan willing kang pagdaanan. Kaya nga ako napa-resign. Kasi nakikita ko na, well, anyway, yung tanong kasi na, Sir, mag-resign na ba ako o hindi pa? Hindi kasi akong tamang sasagot dun eh. Ang tamang sasagot dun kayo.
Ah, baka may mga nanonood dito, nagtatrabaho. Ang tanong ng iba, sir, mag-resign na ba ako? Hindi ako makakasagot nun. Ang makakasagot nun kayo. Kasi ang tanong dyan, pag nag-resign ka, mawawalan ka ng sweldo. Question ngayon, willing ka bang magsimula sa simula uli? Kasi madami ho sa atin, kapag ka nag-resign, ang ginagawa, dumami oras. Dumami din yung oras niyang tumambay sa bahay. Nakuha nyo? Sir, mag-resign na ako, full-time na ako sa Great Life. Pero, hindi naman pupunta na office. Pero hindi naman nag-i-invite. Hindi naman nagbebenta ng products. Anong ginagawa? Nasa bahay, nag-Netflix. Nasa bahay, nanonood telenovela. Pag ganun ho, wala ho kaming kayang gawin. Baka kahit si President Duterte, pagsalitain ko dito, hindi ka pa rin yayaman. Bakit? Ang may problema, hindi si Great Life. Ang may problema, ikaw. Nakuha nyo? Ang kailangan dito, be willing. Bakit merong part-timer pero kumikita? Bakit merong hindi nakagraduate pero kumikita? Bakit wala namang alam sa negosyo pero kumikita? Bakit? Kasi willing siya. Nakuha nyo? Naranasan nyo ba habang nagpe-present kumakalamsik mura? Nangyayari po yan. Gutom ka na. Diba? Nalilipasan ka na ng gutom. Kaka-present, present, present. Kaka-demo ng product. Demo, demo, demo. Yun yung nangyayari. Yun yung naranasan namin. Yun yung naranasan ng mga Guild of Leaders. Si Coach Gurley tsaka si Coach Jello, 1 week hindi nakasama yung mga anak nila. Nasaan sila? Nasa Iloilo. Actually, kakauwi lang ngayon. Pero 1 week po sila doon. 1 week hindi kasama yung mga anak. Question, willing ba kayo na ganun? Pero look at now, magkano kinikita nila? Pinakamababa sa kanila ngayon, siguro mga 700 to 800,000 income every month. Mababa na po yun. Mababa na yun. Pero kung tatanong nyo, may sakripisyo, hindi nakasama yung anak? Yes, meron. Diba? Father's Day nga, nag-celebrate siya. Nasa Iloilo siya eh. Diba? Video call lang sila ng mga anak niya eh. Father's Day yun ha. So, are you willing to take those sacrifices? Diba? If yes, great yan. That's great. Ibig sabihin, may chance kang umasenso dito sa Great Life. Tama? So, be positive, be teachable, and be willing. Next, be success-driven. Kailangan pag every time na nasa Great Life ka, na yung pangarap mo, buhay na buhay. Huwag ka mag-Great Life kung ang trip mo lang, kumita ng 5,000, 10,000, pwede kang kumita niya sa labas. Dapat, nag-Great Life ka, buhay na buhay ang mga pangarap mo. Nakikita ka ng malaki dito, mabibili mo yung mga pangarap mo, madadala mo yung pamilya mo sa mga lugar na hindi nyo napupuntahan dati. Makakatulong ka sa madaming tao. A-awardan ka, papalakpakan ka, sisigaw ang pangalan mo. Be success-driven. Yung iba kasi, nag-Great Life, dito, sumisigaw pa. Yaman, yaman! Lumalabas pa yung litid eh. Pero pag uwi ng bahay, iba na yun nasa isip. Ang iniisip, barkada. Ang iniisip, mga kakumakumari, di ba? Mga marites, mga ganon. Alam mo, marirealize mo na unti-unti ka ng yayaman or aasenso sa Great Life. Unti-unti mo nang nagiging tamang tao ka na. Pag nawawalan ka na ng interest sa mga bagay na wala namang ambag sa pag-asenso mo. Pag unti-unti mo nang nadi-differentiate. During the time mo, teacher ako, dati kapag break time, nandun lang kami sa faculty, mga teachers nagkukulitan, kantsawan, hiyawan. Nung time na umaattend ako ng training, nangihinayang na ako sa oras. After work, inuman. Yung boss ko dati, inaabot kami madaling araw, buti wala pa ako asawa nun. Inaabot ko kami madaling araw, minsan napapaaway pa. Pero nung time na nagne-network na ako, ginagawa ko na itong business na to, madaming pagkakataon, inuman, tinatanggihan ko kasi gusto ko magnegosyo. Madaming mga pagkakataon, kahit na dadaan yun, oy, gluta boy! Gaganon yun eh, doon sa office namin. Kasi nagtampo sila dahil hindi na ako sumasama. Pero hindi naman dahil sa ayaw ko sumama. It's just that yung priority ko, nag-iba na. Nakuha nyo? Kaya ikaw, kapag ka na-differentiate mo na yung bagay na nakakatulong ba to o hindi, ibig sabihin na you know your priority na. Pag alam mo na yung priority mo, success-driven ka na, congratulations. Kasi unti-unti nang lumalabas yung tamang ikaw. Nakukuha nyo? Ganun po siya. Alright? And of course, be a leader. Pakisabi, be a leader. Be a leader. Kasi alam nyo mga kapatid, kikita ka dito. Benta ka ng sabon, kikita ka. Benta ka ng gluta, kikita ka. Diba? Pero kung gusto mong yumaman, gusto mong umasenso, kailangan mo ng malaking organization. Let's accept the fact, yes, maganda ang product ng Great Life. Yes, tested ang company. Kahit na may pandemic, buhay pa din, nakatayo pa din, mas patuloy pang lumalaki. Yes, maganda ang Great Life. Pero ang nagpapayaman po sa atin dito yung sistema. Diba? Sistema na kahit saan makikita mo.
Ang isang tao, ang isang negosyante na may-ari ng taxi, 'di ba? Kumikita 'yan. Pero kaya siya yumayaman dahil madami yung taxi niya. Nakuha niyo? Hindi ka kikita kung isa lang ang restaurant mo. Kaya yumayaman dahil madami yung restaurant mo. And ganun din po sa atin. Hindi ka kikita sa 1-6, kikita ka sa 1-6, kikita ka sa 1-8, pero magpapayaman sa'yo dito yung malaking organization mo. Pag dumami na tao mo, lumaki na network mo, nasa Manila ka, pero may grupo ka sa Visayas. Nasa Manila ka, pero may grupo ka sa Dubai. Diba? Nasa Manila ka, pero may grupo ka sa Luzon. Pag dumami na yung organization mo, that's the time yayaman ka. Yung tipong kahit natutulog ka, may nag-encode. Kahit natutulog ka, may buwibili ng kape, may buwibili ng sabon. Kahit natutulog ka, nagbabakasyon ka, kapag may nagpe-present, may nagpapapayin, that's the time yayaman ka. And for that to happen, kailangan maging tamang leader ka. Nakuha nyo? Kailangan maging tamang leader ka. It's not easy to create an organization. Tanda mo yung tao mo, hindi mo sinisweldoan. Tama? Kaya kailangan tamang leader ka. Kasi kung hindi ka tamang leader, hindi makikinig sa'yo yan. Nakuha nyo? So kailangan ikaw, sir, hindi ko naman nakikita magiging leader ako. Kung hindi mo pa nakikita, okay lang yan. Basta importante, naiintindihan mo ngayon na dapat maging tamang leader ka. Question, paano ba maging tamang leader? Paano ka magiging tamang leader? A great leader needs to be the following. Para maging tamang leader ka, dapat ang mindset mo, farmer ka. Alam niyo ba yung farmer? Nakakita na ba ng farmer? Yung farmer yung nagtatanim, tama? Dapat meron kang characteristics or attitude ng pagiging farmer. Ang farmer, masipag hindi. Matyaga hindi. Ang farmer, hindi nagbibilang ng pagod yan. Ang farmer, hindi, ay ang init, walang ganun. Sana wala tayong kinakain ngayon kung ang titignan nila mainit. Ay, maulan eh. Wala tayong kakainin. Dalawa lamang klima sa mundo eh. Sa Pilipinas eh. It's either mainit or tag-ulan eh. Tama? Kung ihintayin nila mawala yung araw saka sila magtatanim, wala tayong kakainin. Wala silang i-harvest. Be a farmer. Masipag, matyaga, walang reklamo sa buhay. Sa tingin mo, ang farmer ba consistent? Consistent ba ang farmer? Yes. Pag panahon ng tanim, nagtatanim yan. Pag panahon ng ani, nag-aani yan. Be a farmer. Masipag, matyaga, walang reklamo sa buhay. Tuloy-tuloy ang pagtatanim. Ang pagtatanim po sa Great Life, hindi po tayo nagtatanim ng munggo. Ang munggo, pag binabad mo sa tubig, bukas togi na yan. Tama? Ang tinatanim po natin dito, parang puno ng mangga. Pag nagtanim ka ng mangga, hindi naman bukas, nandun na eh. Bibilang ka pa ng araw, linggo, buwan, bago lumabas. Pag lumabas yan, anong gagawin mo? Didiligan mo, babakuran mo, lilinisin mo, lalagyan mo ng pataba. Hindi siya overnight. It will take time. It will take months, years, bago mo makita yung harvest mo. Pero come to think of it, ang mangga, pag tumubo, namunga, hindi mo lang basta papakinabangan. Pati yung kaapu-apuhan mo, papakinabangan yung tinanim mo. Nakuha nyo? Ganon din po tayo sa Great Life. Kasi ang munggo, babad mo sa toge, bukas may ulam ka na eh. Pero pagkatapos mong kainin yung toge, anong kakainin mo? Wala. Tatanim ka ulit, munggo ulit, bababad mo ulit sa tubig. Pero ang mangga, pag tinanim mo yan, hinintay mong tumubo, it will take years, yes. Pero yan, pag dumapag yan, namunga yan, wala na. Sabi nga, di ba? Mabibilang mo ang buto sa isang prutas. Pero hindi mo mabibilang yung prutas sa isang buto. Bakit? Ang tinanim mo, isang buto lang. Pero ang kaya niyang itubo, unlimited na bunga. Nakuha nyo? Sa Great Life, ganun din. Minsan, meron kang member, matigas ang ulo. Sige, taniman mo lang. Meron kang member, hindi nakikinig. Taniman mo lang ng taniman. Meron kang member, ang layo. Sige, taniman mo lang. Time will come. Lahat ng sacrifices mo, pag tumubo yan, hindi mo kayang bilangin yung downlines na mapoproduce niyan. Nakuha nyo? Kaya tayo, tanim lang tayo ng tanim. Be a farmer. Magtanim lang na magtanim. Huwag mong bilangin. Gusto mo ba bilangan? Sabi ni Lord, gusto mo bilangan ha? O sige, bibilangin ko yung effort mo, bibilangin ko din yung blessing ko sa'yo. O, di ba? Kasi minsan masyado tayo nakatingin sa effort eh. Minsan masyado tayo nakatingin dun sa, ano ba yan? Naubos na yung pera ko, ikakapamasahin, hindi naman nagpipain. Ganun eh, di ba?
Oh, kapag ka ikaw nagsimula ka na magbilang ng effort mo, bibilangin na rin ng nasa taas yung blessing na ibibigay niya sa'yo. Tama? Kaya sa great life, huwag kang magbilang ng itatanim mo. Dahil time will come, hindi mo rin mabibilang yung aanihin mo. Kaya nga sabi, siksik, liglig at umaapaw. Gusto niyo ba yun? Ayo, yun ang aanihin natin. Alright? And also, be a soldier. Ang soldier, laging handa yan. Tama? Well-equipped, laging handa. Ganun ka din. Okay? Kaya dapat umaten lagi ng training para maging well-equipped ka. Laging handa. Pag sabi mo, apply, demo, demo ka. Apply, may business presentation, business presentation. Apply, attend tayo training. Training mo naman, team ko. Training. Apply, meeting, meeting. Kailangan, well-equipped, and dapat ready ka lagi. Nakuha nyo? So, be a farmer, be a soldier for you to be a great leader. Next, be an athlete. Ano yung athlete? Yung athlete, merong winning mentality yan. Nakuha nyo? Hindi niya pa nakikita yung kalaban niya, pero alam niya na mananalo siya. Kasi wala naman lumaban, wala naman athlete na naglaro na ang goal niya matalo eh. May kakilala ka bang ganun? Sali tayo. Oh, bakit? Para matalo tayo. Walang ganun. May kakilala ka bang ganun? Ha? Sali tayo, tama. Sali tayo. Sige, laro tayo. Oh, goal natin matalo ha. Wala akong ganun. Lahat ng manlalaro, lahat ng athlete ang goal niyan, manalo. Kahit ano pang nangyayari sa sitwasyon, ang goal niyan, manalo. Nakuha? So, have the mindset of an athlete, yung winning mentality. And of course, lastly, be a teacher. Pakisabi nga, be a teacher. Pagka teacher ka, dapat willing to teach. Kailangan ready kang ipasa yung kaalaman mo dun sa tao mo. Kasi sa isang organization, pag ang magaling lang ikaw, oh good news, pag wala ka, wala ng production yung organization mo. Tama? So be a teacher, always willing to teach. Actually, yan ang goal ng mga coaches eh. Ituro, maging magaling. Kaya nga duplication eh. Lahat ng kaya namin gawin, dapat matutunan mo. Lahat ng kaya namin gawin, dapat kaya mo din gawin. Kasi try to imagine, magkaroon ka ng 10 leaders. Di ba? Magkaroon ka ng 20 leaders, 50 leaders. Magkaroon ka ng 100 leaders. Ah, wala na. Kahit na natutulog ka na lang, kumikita ka. Bakit? Kasi hindi lang ikaw yung magaling. Lahat ng leaders mo magaling din. Nakuha niya? Nakuha niya? Kaya nga sabi ko, di ba? Sabi ko sa presentation ko na Saturday, ang sikreto sa great life, dalawa lang. Dapat ready kang tulungan yung taong nagtitiwala sa'yo. At dapat ready ka ring turuan yung taong nagtitiwala sa'yo. So tulungan mo, turuan mo. Pag naging kasing galing mo, o baka nga mas maging magaling pa yung tao mo kaysa sa'yo. Pag nangyari yon, nako, yun na. Yun na ang simula ng paglaki ng organization. Pag lumaki ang organization, that's the time kikita ka unlimited. Karanasan yung bang kumita ng 50,000 isang araw? Ang malupit, linggo pa po yun. O, di ba? Maranasan nyo na ba kumita ng 80,000 in 3 days? Maranasan nyo bang kumita ng 2 million in 1 month? 3 million in 1 month? 4 million in 1 month? O, question, nangyayari ba yun? Pwede mangyayari yun. Nangyayari ho yun. Pero for that to happen, kailangan maging tamang leader ka muna. Sa network, wala hong tsamba. For you to create a leader, kailangan leader ka muna. Nakuha nyo? So, naniniwala ko bang magiging leader ka? Okay, simulan mo yan sa attitude. Sa sarili mo mismo. Simulan mong i-lead yung sarili mo. Pagka sinabi mo, attend tayo training. Attend training. Labas tayo. Hanap, magbenta tayo products. Benta product. Tama, mag-invite tayo. Mag-invite tayo. Nakuha nyo? Simulan mo yan sa pag-lead sa sarili mo. Pag kaya mo nang i-lead yung sarili mo, that's the time na matututunan mo din mag-lead ng ibang tao. Nakuha ha? Kaya kung hindi ka leader ngayon, okay lang. Okay lang. At least importante ngayon, alam mo na kailangan maging leader ka. Pakisabi, leader ako. Leader ako. Mas malakas, leader ako. Di ba? So kung kinilabutan ka, congratulations. Dahil magiging leader ka din. Alright? Natututo ba kayo? Oh, wala pa tayo sa kalahati. Okay? Wala pa tayo sa kalahati. Okay? Alright. Next. B. Ano yung B? Belief. Okay. Ano yung belief? Your reality is a reflection of your strongest belief. So, ibig sabihin, yung nangyayari sa buhay mo, nangyayari yan kasi yan yung pinaniniwalaan mo. Pagka sinabi mong, ang bobo naman ang anak ko, hindi ako magtataka kung yung anak mo magiging bobo. Bakit? Kasi yun yung pinaniwala mo eh.
Naku ha? Pagka sabi, sir, di ko kaya yan. Tamad kasi ako eh. Hindi mo talaga kaya. Bakit? Eh sinabi mo na tamad ka eh. Kaya nga pagka may tao sinabi, kaya ko to, tama ka. Pag may nagsabing hindi ko to kaya, tama ka din. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang totoo. O, pag ako sinabi ko, ang gwapo ko, kahit hindi kayo mag-agree, ang papaniwalaan ko, ang gwapo ko. Ngayon, pag tumingin ka sa salamin, sinabi mo sa sarili mo, ang sexy ko. O, di ba? Kahit na hindi ka sexy, pero dahil yun yung pinaniwalaan mo, yun ang totoo. Nako nyo? So pag ikaw naniwala ka na sa great life kayayaman, aasenso, magbabago buhay mo, question, mangyayari ba yon? Yes, kasi yun yung kiniklaim mo. Kung ano ang papaniwalaan mo, yun ang mangyayari. Hindi, kaya nga, tignan mo ha, hindi tanong kung ano yung nakaraan mo eh. Ang tanong kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon, yun yung mangyayari in the future. Kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon, yun yung mangyayari in the future. Kaya sabi nung upline ko dati, yung nag-e-speak, oh, college teacher ako, high school graduate siya. Sabi niya, it's not where you're from. Hindi daw question kung saan ka galing. Ang question daw, kung saan mo gustong mapunta in the future. At magsisimula yung paniniwala na yun ngayon. Kailangan maniwala ka na sa great life, yayaman at aasenso ka. Bukas makalawa, magugulat ka, mangyayari. Ulitin natin, your reality is a reflection of your strongest belief. Pag naniwala ka, sexy ka. Kahit ang tingin ko, mataba ka. Sorry. kahit ang nakikita ko, chubby ka. Pero pag ang pinaniniwalaan mo, sexy ka. Saan ka dapat maniwala? Number one, kailangan maniwala ka sa great life. Maniwala ka na sa great life, magmimilyonaryo ka. Masama ba yon? Hindi. Great life created more than 30 millionaires. Partida, may pandemic pa. Diba? Iniisip ng iba, baka mamaya meron tayo nakikinig sa Zoom, iniisip niya, hindi ako kikita ng malaki kasi taga-probinsya ako. Eh ano? Kung nagawa ng taga-Manila, nagawa ng taga-Luzon, kaya din gawin ng mga taga-Bisayas. Kaya din gawin ng mga taga-Mindanao. Tama? Kung nagagawa ng mga taga-Pilipinas, eh kaya din gawin ng mga taga-ibang bansa. Oh, would you believe, sa Italy, makinig ha, sa Italy, walang opisina. Pero we created 3 millionaires sa Italy. Si Ivory, si Sorlin, tsaka si Janine. OFW sa Italy, part-timer, pero kumita na ng milyon. Kung nagawa doon sa lugar na walang opisina, kung nagawa ng part-timer, kaya mo din. Eh, nandito ka sa head office eh. Nandito ka sa Manila eh, tama? So kung nagawa nila, kaya mo din. Maniwala ka na sa great life, aasenso ka. Pag may nauna, may kasunod. You have to believe in the industry. Sabi nila, pag sinabing network marketing, ang kasunod is scam yan. Oh. Hindi ko sila masisi. Bakit? Kasi kulang sila sa kaalaman. Alam nyo po ba na sa buong mundo, more than 5,000 companies existing under the network marketing industry. Pag tinignan mo ang sales ng network marketing, aabutin po ng $1 billion. Kaya every time na mayroong magsabing hindi totoo yan, scam yan, wag kang magalit. Ang isipin mo lang, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pag pumunta ka ng US at ang career mo, network marketing, ang tingin sa'yo, lawyer. Ang tingin sa'yo, doktor. Dito lang sa Pilipinas, pagka sinabi ang business mo, network marketing, ikinakahiya. Hindi mo dapat ikahiya. Bakit? Ang ganda ng opisina natin. Ang ganda ng produkto. Nagkaroon ng pandemic, ni isang cheque, walang tumalbog. Ibig sabihin, totoo ang negosyo na ginagawa natin. Kaya wag ka dapat mahiya. Kaya nga, suggest ko, aralin. Kasi mas madami kang alam sa negosyong ginagawa mo, yung kumpiyansa mo, mas tumitindi. Sabi nung kaibigan ko sa akin dati, Ryan, ang pangit nung ginawa mo. Sabi niya ganun. Nag-resign ka, tapos nag-networking ka. Sabi niya, nanloloko ka ng tao. Sabi ko sa kanya, patawarin ka sana. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Totoo po yun. Diba? And true enough, yung network marketing na sinimulan ko dati, pinart-time ko dati, sideline ko lang dati, full-time career ko na po siya ngayon. Nakuha niya? So dapat ganun din kayo. Pag tinanong ka, anong company mo? Dapat sabi mo, great life. O, di ba? Hindi yung, anong company mo? Great life. Anong company mo? Great life. Hindi ka proud. Kailangan proud ka. Pag tinanong, anong company mo? Great life. O, di ba? Ano yung great life? Eh, kumpanya na nag-offer ng magagandang produkto na nakakatulong magpalakas ng katawan ng tao. Dahil pag malakas ang katawan mo, makakaiwas ka sa sakit, makakaiwas ka sa gastos. At mapapakinabangan mo lahat ng pinaghihirapan mo in the future.
Anong company mo? Great Life. Ah, di ba? You wanna have a great life? Join us. Ah, ganun. Pag ganun-ganun ka pa eh, no? Hindi, totoo po yan. Pag inaral nyo, napakagandang industry ho ng network marketing. Okay? Kaya huwag mong ikahiya kung ang negosyo mo, network marketing, maging proud ka. Dahil kasabay ng pagyaman natin, pagdami din ng taong natutulungan natin. Question, naniniwala ka ba na magaganda yung mga produkto ng Great Life? Yes! Weh, baka mamaya, pag pumunta ako sa bahay nyo, ang sabon na ginagamit mo, Safeguard pa din. Baka mamaya, ang toothpaste na ginagamit nyo, Colgate pa din. Di ba? Malalaman natin kung talaga naniniwala ka sa produkto ng Great Life, pag umuwi ka ng bahay, minimum of 5 to 8 products dapat ginagamit nyo. Baka mamaya, ang lotion mo, ano pa din ha? Yung, brilliant. Dapat, lotion ka, Great Life. Sabon ka, Great Life. Pag kumakain, ang juice mo, amazing. Tama? Baka mamaya, vitamins mo, mga synthetic vitamins pa din ha? Dapat plant-based, organic, di ba? Great Life products. So, you need to be the product of your own product. Kaya dito, hindi mo kailangan na magaling magbenta. Hindi mo kailangan na sales talk. Ang kailangan mo dito, gamitin yung produkto. Kasi kung ano yung experience mo, yun ang ikikwento mo. Or question, ano yung ikikwento mo kung di ka gumagamit? So, kaya kailangan gumagamit ka. Pag umaga, ang iniinom mong coffee, 8 boost. Pag kumakain, ang juice mo, 8 amazing. Tama? So, ganun ho yun. Kailangan maging produkto ka ng sarili mong product. Yung tipong kahit hindi mo sabihin kung anong product na ginagamit mo, kusa silang nagtatanong. Bakit? Kasi habang tumatanda ka, nagmumukha kang bata. Oh, di ba? Tandaan nyo, kasabay ng pagtanda natin, yun yung paghina ng katawan natin. Pero sa Great Life, baliktad. Habang tumatanda ka, lumalakas ka at bumabata ka. Next, you need to believe in the marketing system. Ang marketing system po natin is the law of leverage. Multiplying yourself through others. Kaya ang ganda ng marketing system natin. Ikaw, may karapatan kang maging boss. May karapatan kang maging negosyante. Diba? Sa labas, para maging negosyante ka, kailangan mo na malaking puhunan. Tama mali? Tama? Sa labas, kailangan mo ng malaking puhunan para kumita ka ng malaki din. But in Great Life, be proud. Sa maliit na kapital, pwede kang kumita ng malaki. 15988, may negosyo ka na. This is your chance to be your own boss. Ikaw ang boss. Pwede kang pumunta ng opisina sa oras na gusto mo. Mag-attend ka ng training sa oras na gusto mo. Ikaw ang sarili mong boss. Negosyo mo to. Ang Jollibee, magkano? 30 million. Isang Jollibee, 30 million. Gusto mong maliit-liit, mini-stop 7-Eleven, franchising. Magkano? As low as 3 million. Laki pa din. Potato corner, 700,000. Gusto mo fishball? fishball, franchising, 60,000. Diba? Mga takoyaki, abutin ka ng mga 150,000. Pero sa Great Life, 15,988 lang, negosyante ka na. 15,988 lang, boss ka na. 15,988 lang, law of leverage. Pag dumami organization mo, malaki ang pwede mong kitain. So, kaya sa marketing system natin, nako, sabi ko nga eh, nag-try kami na ibang business ng wife ko. Nag-traditional business kami, mga damit. Nagre-renta kami sa bazaar. Magaling mamili ng damit yung asawa ko. In fairness, kumikita na malaki. Siguro sa isang buwan, kumikita kami 100,000 din. Pero pag tinanggal mo na yung bahid sa pwesto, sweldo ng tao, kalahati na lang. Pag tinignan mo yung effort namin, hindi sulit. Sabi ko, iba pa rin ang network marketing. Iba pa rin ang law of leverage. Bakit? Kasi sa ang leveraging business, sa simula lang mahirap. Pag dumami na yung tao mo, dumadali na. Ito yung negosyo na habang tumatagal, lumalaki yung income mo. Habang tumatagal, dumadali ang trabaho mo. Once na makapag-build ka na ng organization. Ngayon, mahirap pang kitain yung 20,000 kasi nagsisimula ka pa. Pero time will come, nag-aalmusal ka pa lang, pagtingin mo ng account mo, may 20,000 ka na. Totoo po yan. Ang 100,000, feeling mo imposible. Pero time will come, pag ang-checking mo, 100,000, bad trip ka pa. Bakit? Kasi bumaba. Nakuha nyo? Mangyayari po yan. Kaya kailangan titignan nyo. Sa employment is good. Walang problema sa employment. Hindi ko ho kinakaya, dati ho ako empleyado. Pero kung titignan mo realidad, after 2 years, 3 years, yung sweldo mo, ganun pa din. Sa negosyo, hindi fixed. Kasi minsan 50,000, minsan 80,000, minsan 100,000, minsan 200,000. So anong gusto nyo, yung fixed o yung hindi fixed? Anong gusto nyo, yung fixed o yung hindi fixed? Mas pipiliin ko na yung hindi fixed. Bakit? Kasi pwede kong patasin. Kaysa naman yung fixed, kahit magtatumbling ako sa harap ng boss ko, hindi tataas.
Kaya magpasalamat kayo, ang ganda ho ng negosyo natin. Yung marketing system natin, yung ginagawa na mayayaman, yun din ang ginagawa natin. Next, you need to believe in your uplines or your mentors. Kung nandito yung upline mo, pwede mo bang tignan tapos pasalamatan mo lang? Yung tao nag-invite sa'yo, nag-sponsor sa'yo, nandito ba? Nandito ba? O, pasalamatan nyo ang mga coaches ninyo. Dahil sa kanila, nandito kayo ngayon. Tama? Dahil sa kanila, may chance kang kumita ng malaki. Alam mo, nagkataon lang na yung upline ko ayaw magpalibre. Pero sabi ko nga eh, kahit saan ililibre ko siya, maibalik ko lang yung utang na loob ko sa kanya. Kasi kung wala ang upline, kung wala ang mentors mo, paano ka kikita ng malaki? Time will come, masarap ang buhay ng mga anak mo dahil once upon a time na-invite ka. Tama? So you need to believe in your mentors. Ang mentor, hindi ho yan utangan. Okay? Yung iba kasi, upline pa utang. Upline pa hingi naman, malibre ka naman, upline. Ang upline ho, hindi ho utangan yan. Hindi ho yan financer. Ang upline, mag-guide sa'yo. You need to love, respect your upline. Mahalin mo at respetuhin mo yung upline. Kung nandiyan ang upline mo, be thankful. Ginaguide ka. Kung hindi, it's okay. It's your time to step up. It's your time na mag-take lead, na maging leader. Okay? Pag wala ang upline mo. Pero pag nandiyan ang upline mo, magpasalamat ka at mag-thank you ka lagi. Appreciate mo yung upline mo. Kailangan mong maniwala sa team mo. Meron akong member before, dati. Lagi niyang nire-reklamo yung mga member niya. Upline, may member ako, tigas ng ulo. Upline, may member ako, ayaw makinig. Upline, may member ako, may problema. Lagi na lang, tuwing i-re-report niya sa akin yung grupo niya, laging may problema. Alam mo, sabi ko sa kanya, bro, walang problema sa members mo. Alam mo kung kanino may problema, sa'yo. Bakit? Alam mo na palang may problema sa kanila, nag-i-stick ka pa sa kanila, pwede ka namang humanap ng iba. Pero kapag yung members mo naman nag-e-excel, i-uplift mo. Pag may ginagawang tama naman, iangat mo. Pag may i-appreciate mo naman. Siyempre, kaya kumikita dahil din sa kanila. Tama? Kapag may ginagawang tama yung mga members mo, appreciate nyo. Pag may ginagawang maayos, maganda, uplift nyo. Ako yun yung goal ko eh. Excited na akong palakpakan yung mga leader ko na aakyat ng stage. Excited na ako ipagmalaki yung mga leaders ko na magkakaroon ng malaking resulta. Be proud. Hindi yung bitter ka. Hindi pwedeng bitter ka. Gusto mo ikaw lang kumikita, yung mga members mo ayaw, hindi pwede yun. Dapat i-goal mo na kumita sila ng malaki. Kasi pag yung mga members mo kumita ng malaki, ikaw definitely kikita ka din ng malaki. Ganon po ang ating negosyo. Believe in your cross line. Sino yung mga cross line? Yun yung mga hindi mo kagrupo. Okay, tingin kayo sa paligid nyo. Kilala nyo ba sila? Tingin kayo. Sige, tingin kayo. Kilala nyo ba? Majority, baka hindi nyo kakilala. Ang tawag dyan sa mga hindi nyo kakilala, crossline. Mga nag-great life din, pero hindi mo kagrupo. You need to believe in them. You need to work well with them. Kasi pag wala ang upline mo, ang crossline mo nandyan. Kaya pag pupunta ka ng great life office, huwag mo lang kinakausap yung grupo mo. Kumausap ka din ng mga ibang grupo. Para time will come, kahit wala yung grupo mo, pag nandyan ka, may tutulong sa'yo. Sino yun? Yung mga crossline. So bawal ang siraan. Hindi natin culture ang great life na nagsisiraan. Hindi natin culture sa great life na ayaw mong umangat ang ibang tao. Pagka may nakikita ka, kumikita ng malaki, palakpakin mo, i-congratulate mo. Time will come, they will do the same sa'yo. Pag unti-unti mo nang nakukuha yung success mo. You need to believe in your dreams. You need to believe in your destiny. Diba? Tinaniman tayo lahat ng pangarap sa puso at isip natin. You need to value. Sa labas, when you go out, a lot of people walang pangarap. Ikaw sa great life, tinuturoan kang mangarap. Kailangan maniwala ka na mangyari lahat ng pangarap mo. Next, you need to believe in yourself. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Pag umarap ka sa salamin, dapat ang lagi mong sinasabi, kaya mo yan. Okay? Pwede nyo bang gawin yan? Sabi mo, kaya mo yan. Hindi yung tuwing arap ka sa salamin, kaya ko ba to? Ikaw mismo nagdududa, hindi pwede yun. Tama? If you want to be successful, sabihin mo, magiging successful ka. Araw-araw, sa harap ng salamin, sabihin mo yun. Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala, sino pang maniniwala sa'yo? Baka kahit ako mismo hindi maniwala eh. Bakit? Eh hindi ka naniniwala eh. Pero kahit hindi kami naniniwala, kung ikaw naniniwala, maniwala ka, magiging successful ka. Bakit? Kasi naniwala kay. And above all, you need to believe in God. Naniniwala ba kayo na may Diyos? Iba-iba tayo na religion, pero lahat tayo may pinaniniwala na nag-create sa atin.
Naniniwala tayo na merong magbibigay ng blessing sa atin. You need to believe in God. Okay? Kasi yan yung kakampi mo. Actually, yan yung totoong boss mo. You need to work well kay Lord. Ang partner mo dito, siya. Kasi ang ihi po sa puso ng prospect mo, siya. Pag walang pahintulot, hindi niya hinahayaan na mag-join. Pero kapag ang partner mo, si Lord, eh talaga naman. Minsan kahit walang pera, gumagawa ng paraan. Nakuha niyo? Gumagawa ng paraan. Kahit imposible, nagiging posible. Bakit? Naniniwala ka na may Diyos sa taas mo. Nag-guide sa'yo. Tama ba? So pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Yun. Alright? So sino tayo? C stands for commitment. Pakisabi, commitment. Okay, commitment. Ano ba ibig sabihin ng commitment? For you to become successful daw sa great life, kailangan committed ka. Di ba? Ang commitment is what transforms promise into reality. Makikita ang totoong success kapag ka ikaw nagsimula ka ng mag-commit. Manny Pacquiao, magiging world champion ba siya kung di siya nag-commit sa training? Kung di siya nag-commit sa diet? Kung di siya nag-commit sa exercise? Kung di siya nag-commit sa mga kasparing niya? Kung di siya nag-commit sa sarili niya? Hindi siya magiging world boxing champion kung siya hindi siya committed sa pangarap niya. Tama? Pag sinabing commitment, yan yung bagay na binibigay mo yung todo mo kahit hindi mo na kaya. Kaya sa exam eh, pag tinanong, anong grade mo? 80 lang, kasi yan lang naman yung alam ko eh. Di ba? So kaya ka naging 80 lang, kasi yan lang yung alam mo. Pero what about yung mga hindi mo alam? Dapat nagbigay ka pa ng extra effort para aralin yung hindi mo alam. So for us to be successful, kailangan magbigay ng oras. Pakisabi, time. O yung time, mas madami kang oras na ibigay, mas lalalim ka sa business, mas malaking chance ang masenso ka. Diba? Ngayon, pwede ka naman umuwi ngayon eh. Pero still, nagbibigay ka ng time. Ang tawag dyan, commitment. Diba? Baka ngayon, dapat oras sa anak mo. Pero nagko-commit ka. Yung oras mo sa ibang bagay, nilalaan mo sa great life. Kapatid, ang tawag dyan, commitment. At kapag ikaw, yung taong, sa babae, pag may naliligaw sa'yo, anong pipiliin mo? Yung taong gwapo lang o yung taong committed? Sino sasagutin mo? Yung taong cute? Diba? Yung naliligaw sa'yo na cute lang o yung taong committed na bigyan ka ng magandang buhay? Ang tinitignan ngayon, hindi na yung itsura. Ang tinatignan ngayon, commitment. Oh, pagka nagutom ang anak, hindi na mapapagkain ng kagwapuhan eh. Kakyutan eh, hindi. So, kaya kailangan natin maging committed for us to be successful. Letter D, determination. Pakisabi, determination. Dalawa yung D ko, determination and discipline. Ang ibig sabihin ng determination, sabi, the power of determination will make you unstoppable. Pagka determined ka, kahit hindi mo na kaya, dederecho ka pa din. Pag determinado ka, kahit punong-puno ka na ng rejection, tutuloy ka pa din. Pag determinado ka, kahit nahihirapan ka, hindi mo tinitignan yung hirap. Ang tinitignan mo, yung reward. Yung success. Ang tawag po doon, determination. At walang taong naging successful na hindi siya determinado. So you need to be determined if you want to be successful. And the next D is discipline. Pakisabi, discipline. Discipline is the ability to control attention. Makontrol mo yung attention mo. Okay? Or yung emotion. Yung nararamdaman mo. And of course, yung actions. Sa presence ng distractions. Kasi along the way po, na ginagawa natin yung great life, to be honest, maraming distraction. Andyan yung asawa mo na negative. Asan ka na? Training ka ng training. Oh, ginagabi ka na. Umuwi ka na. Tawag po doon, distraction. Pag yung kaibigan mo, tara, inuman naman tayo. Pag yung, ako, tigil mo nga yung great life yun. Di naman totoo yan. Ang tawag doon, distraction. Madaming pagkakataon na pwede tayong ma-distract. Oh, one time yung asawa ko pinapili ako. Anong gusto mo? Great life o kami ng pamilya mo? Oh, di ba? Gusto mo bang mangyari sa 'yon? Parang ayaw eh, no? Oh, sagot ko sa kanya. Tinatanong pa ba 'yan? Syempre great life, oh, di ba? Di ba? Oh, hindi naman sa ayaw ko sa pamilya ko. Pero naniniwala ako na pagka inuna kong binigyan ng pansin ang great life, time will come. Anytime na kailangan ako ng pamilya ko, nandyan ako. Tama? Kasi lahat ng pangangailangan ng pamilya ko, kayang i-provide ni Great Life. So, kailangan maging disiplinado ka. Pag oras ng training, mag-training ka. Pag sinabi mag-present, mag-present ka. Pag sinabi mag-invite, mag-invite ka. Gusto nyo ba maging magaling? Kailangan maging disiplinado ka. Hindi ka papayat kung hindi ka disiplinado. Gusto mong pumayat, kain ka naman ng kain ng bawal. Hindi pwede yun. Tama? Inom ka ng soft drinks. Inom ka ng beer.
Ayaw mo mag-exercise, ni jogging ayaw mo. Kailangan disiplinado ka. Kung gusto mo, kung meron dito nakikinig, estudyante, kung gusto mong pumasa, dapat instead na mag-ML ka, mag-review ka. Sabi sa akin nung upline ko, bro, kung gusto mo maging successful, itigil mo muna yung inuman. Sabi nung upline ko, itigil mo muna yung gimmick, yung tambay. Tandaan mo, sabi niya, kung ano ang lasa ng San Miguelite ngayon, sabi niya sa akin, kung anong lasa ng San Miguelite ngayon, after 10 years, 5 years, 3 years, yan pa din ang lasa niyan. Anytime, pwede mong balikan. Mas masarap pang uminom kasi may pera ka na. Hirap kayong uminom na walang pera. Naranasan niyo ba uminom na walang pera? Yung bote ang init na, inuunti-unti mo pa. Bakit? Wala ka, hindi mo na ma-offer ng kasunod eh. Makikita mo, lalakas uminom ng kaibigan mo. Pero hindi, okay lang ako. Actually, lasing na nga ako eh. Ang init na niya na, inuunti-unti mo. Bakit? Wala kang pambayad eh. Kaya sabi niya, lahat ng, kunwari, movie. Ay, teleserye, manonood pa ako Netflix, palabas na yung season ganyan. Naku po, yung movie mas masarap kapag madami ka ng pera. Bakit? Kahit saang sinihan mo, pwedeng panoorin. Magpatayo ka ng bahay, may sarili kang sinihan, pwede yun. Madaling balikan yung mga pelikula. Madaling balikan yung mga kaibigan mo na negative sa'yo. Madaling balikan yung mga bagay na makakapag-distract sa'yo. Pero ang bagay na hindi madaling balikan, yung oras na nasasayang na dapat nagpapayaman ka sa great life. Yun ang hindi madaling balikan. Kaya kailangan maging disiplinado ka, kontrolin mo yung sarili mo sa any distraction na pwedeng humarang. Okay ba yun? E stands for excitement or enthusiasm. Kailangan be always excited. Okay? Kasi tandaan mo, ang tao, ang nararamdaman niya, yung excitement. Okay? Baka yung iba, sinasabi nyo, tagal naman itong training na to. Tagal naman ng speaker. Ito, good news. Ikaw, nakaupo lang, pumapalakpak lang. Eh, samantalang ako, nagsasalita, nag-iisip na sasabihin. Pero question, yung excitement ko nung nagsisimula hanggang ngayon, nabawasan ba? Anong mas madali, umupo o magsalita dito? Mas masarap umupo. Mas mahirap magsalita, tama? Pero yung excitement ko, hindi nababawasan. In fact, kahit nga tumayo ka, umuwi ka, excited pa din ako eh. Bakit? Kasi ang magpapalaki ng income mo is the excitement. Tama? Enthusiasm is excitement with inspiration. Ayan o, inspiration. Ang taong malulungkutin, hindi sila inspired. Ano sila? Expired na. Excitement with inspiration, motivation, and a pinch of creativity. So kaya kailangan, lagi kang inspired, lagi kang motivated. Ako po, yung ginagabi, normal ho yan. Sa amin dati, tapos na yung presentation, tapos na yung training. Nag-stay pa din kami, magkakasama. Bakit? Kasi yung oras na magkakasama kami ng mga coaches, uplines ko, namomotivate kami. Parang kahapon, anong oras na kami umuwi? Alas tres. Kumain kami. So ano kami? Nag-buffet kami. O, di ba? Alam mo yung kinain namin? Yung ano, kasi yung kinain natin, Jem? Wagyu beef. O, di ba? Wagyu beef. Alam mo, magkano yung wagyu beef? Ang mahal nun. Pero kumain kami, unlimited. O, di ba? Unlimited. Ha? O, hanggang ngayon nga, busog pa ako eh. Nag-wagyu beef kami kagabi. O, di ba? Tapos after namin magkumain ng wagyu beef, hindi pa kami uwi. Sabi ko, nag-iha pa ako, mag-coffee tayo. O, di ba? After namin nag-coffee, nagkwentuhan pa kami. Hindi matapos-tapos kwentuhan. Kundi ako nag-iha umuwi, baka hanggang ngayon magkakasama kami. O, di ba? Hindi, totoo po yan. Ayaw namin mag-iwalay. Bakit? Very excited kami sa mga pinag-uusapan namin. Di ba? Excited kami magkalahating milyon bonbon. Excited kami mag 1 million bonbon. Excited kami kasi ang daming palabas na kotse next month. Oh, di ba? Di ba? Ang daming magsisipaglabasan ng kotse next month. Di ba? Tapos August 28, magkakaroon tayo ng awarding. Nakaka-excite talaga dahil ang daming a-awardan, ang daming aakyat na sa stage sa August 28. Kaya kami excited, di kami makatulog. Bakit? Kasi hindi pa nangyari, pero malinaw na yung mangyayari. Always be excited. Okay, kahit na mag-isa mo na lang, pag-uwi mo ng bahay, tapos pinapagalitan ka ng magulang mo, inaaway ka ng asawa mo, be excited pa din. Bakit? Kasi ginagawa mo naman to para sa kanila. Tama? Kasi kung minsan, di na naiintindihan yung sinasabi mo eh. Pero dahil excited ka, yayaman ka dito. Hindi na naiintindihan kung paano yayaman. Pero nag-join. Bakit? Kasi naiintindihan niya, yayaman siya. Tama? So it's about excitement, mga kapatid. It's about excitement. Ang puhunan dito, excitement. Tama? Kahit pagod, puyat. Actually ngayon, kumakalam na yung sigmura ko eh. Mamaya, mag-buffet ulit tayo. Di ba? Hindi pa kami. Ako din mismo, hindi pa ako nag-dinner eh. Nag-start ako. Ano oras ako nag-start?
Mga 7:30 o 9:30 na, 2 hours na ako nagsalita. Pero ang excitement ko, hindi tumitigil, hindi natatapos. Oh, paano ka ba hindi may excite? Eh bukas makalawa, time will come, di ba? 6 digits monthly ka na. Time will come, 7 digits monthly ka na. Hindi ka talaga makakatulog. Bakit? Eh kasi yung kikitain mo sa labas ng 40 years, tatrabahuin lang natin dito, mga 4 na taon lang. Tama? Try mo kumpitin. Magkano sweldo sa labas? Sige nga, oh, kumpitin natin. Oh, do the math. Kung kumikita ka ng 30,000 isang buwan, in one year, meron kang 360,000. 3.6 million. Guys, 10 years. Si Ate Mitch, yung 3 million niya, 2 taon lang. Wala pa 3 taon to si Ate Mitch, magpa 5 million na yung kinita eh. Paano ka hindi mababaliw dyan? Eh yung kikitain mo ng 10 taon, nagagawa lang sa Great Life ng 2 taon. Bakit mo tutulugan? Bakit ka tatamarin? Nakatipid ka hindi sa pera, nakatipid ka sa oras. Kasi yung kikitain mo ng 10 taon, kaya mo kitain 2 taon dito. Kaya kailangan tiyagain. Ito, nandyan naman yan eh, di ba? Kailangan mapangarap ka, may isang salita on time, masipag, matyaga. Kailangan matyaga ka. Kailangan lagi kang excited. At least ngayon, tama na yung ikinaka-excite mo. Kasi dati na-excite ka lang pag may bagong balita eh. Bagong chisme, anong latest, mga ganun. Di ba? Ngayon, di, ma-excite ka kasi katuparan na ng mga pangarap mo. So, yun po yan. Be excited. Letter F, focus. Makasabi, focus. Oh, ano ba yung focus? Ang focus, sabi dito, you get what you focus on. Kung saan ka daw nakafocus, yun yung makukuha mo. So focus on what you want. Magpo-focus ka na rin lang doon na sa bagay na gusto mo. Nakakita na ba kayo ng archer? Yung archer, yung namamana. Ano ba tawag doon? Ano ba? Nagpapana. Ano ba sa Tagalog yun? Yung archer. Hindi bumibitaw yun nang walang target. Basketball. Pwede bang maglaro tayo ng basketball, walang ring? Mapapagod tayo, tatakbo lang tayo ng tatakbo. Kailangan kung maglalaro ka ng basketball, make it sure na may ring. Bakit? Kasi ang focus mo, makashoot. Kung archer ka, dapat may bullseye. Dapat may target ka. Kung walang target, napapagod ka. Kahit anong pitik mo dun, wala. Hindi mo malaman kung tumama. Eh bakit? Wala ka naman tinatamaan eh. So, makukuha mo daw kung saan ka nakafocus. So, ibig sabihin, ang focusan mo na, yung bagay na gusto mo. Ano yun? Yung pagyaman, pag-asenso. Kaya naninibago yung iba. Kasi ngayon nyo lang naririnig. Pero time will come. Pag paulit-ulit yung pinapakinggan, time will come. Sa akin, nangyari na to. Ang dami ng beses. Lumalapit. Sir Ryan, thank you. Ay ko, ba't ka nagte-thank you? Basta sir, thank you. Nangyari po yan. Minsan nga, nakauwi na ako, mag-message pa eh. Sir, thank you ah. Hindi ko kilala. Nagte-thank you. Kadalasan yung malalayo. Taga-ibang bansa, mga OFW. Literal, nagme-message thank you. Alam mo bakit? Kasi ako, I don't mind kung sino yung mga ayaw makinig. Ang lagi lang nasa isip ko, yung mga taong willing makinig. Bakit? Alam nyo po ba, lalo na nung pandemic, ang daming tao nawala ng pag-asa. Nawala ng pag-asa. Nawala ng pangarap. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Kaya ang dami nag-message sa akin, nagte-thank you, hindi ko alam kung bakit. Siguro sa mga simpleng training, simpleng sharing, nai-inspire sila, namomotivate sila. Nakuha nyo? So, kaya kami, kahit sinong coaches ang tanungin mo, nakafocus kami sa mga taong gustong magpatulong. Kaya kung gusto mong tulungan ka, magpakitang gilas ka. Lagi ka mag-attend ng training, lagi ka mag-invite, gawin mo kung anong dapat gawin. Dahil pag nakafocus ka sa bagay na gusto mong makuha, makukuha mo talaga yun. Simulan nyo pong mag-focus sa mga bagay na dadalhin ka sa mga pangarap mo. Pwede ba yun? G stands for goal. Kailangan meron tayong goal. Kung maglalaro ka ng basketball, kailangan goal mo manalo. Walang naglaro ng basketball, hindi, gusto ko lang magpapawis eh. Walang ganun. Wala akong ganun. Ultimo nga ice tubig eh. Di ba? Minsan ang pusta, ice tubig lang eh. Pero kung magkamatayan sa laro eh. Di ba? Pop cola lang. Pero kung makahassle, talagang laro. Kung laro talaga. Bakit? Kasi may goal. Ang goal ay manalo. Sabi dito, people with goals succeed. Okay? Nagtatagumpay daw yung tao na may goal. Bakit? Dahil alam nila kung saan sila papunta. Ang hirap nga naman, naligo ka, kumain ka, nagbihis ka, nag-makeup ka, nagpabango ka. Diba? Ang ganda ng damit mo. Tapos paglabas mo ng bahay, tatanungin mo yung sarili mo, saan kaya ako pupunta? Ang hirap po nun. Yun ang pinakamasaklap. Yung nag-ready ka, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. So kailangan, kung aalis ka, bago ka umalis, bago mo paglabas ng bahay, dapat alam mo na kung saan ka pupunta. Ako po, ganun ako. Never ako sumakay ng kotse ko nang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Never. Every time, pagka-start ko niyan, alam ko na kung saan ako pupunta.
alam ko na yung direction, alam ko na kung saan ang destination. Kasi hindi pwede, ano yun, nagsasayang ka ng gas, di ba? Lalo ngayon, taas ng gas, di ba? Taas ng gas, hindi pwede magdadrive ka, tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi pwede. I see to it na pagtungtong ko, pag sakay ko sa kotse ko, alam ko na kung saan ako pupunta. It's the same thing with great life. Mapapagod ka pag hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya nga sabi ko, liit-liit na goal, okay yun eh. Importante may goal ka. Hindi tanong kung maliit o malaki, ang tanong kung meron. Oh, how do you eat an elephant? Paano mo kakainin yung elephant? One slice at a time. How do you eat lechon? One part at a time. Magugulat ka, unti-unti, makakain mo yung isang buong lechon. So it's the same thing here. Hindi pwedeng millionaryo lang. First goal mo, kumpletuhin ang structure. Aralin ang negosyo. Hit your first 50,000. Kung naka 50,000 ka na, hit your first 100,000. Pag naka 100,000 ka na, hit your 300,000. Pag naka 300 ka na, hit your 500,000. Pagka na-hit mo na yung 500, hit your first million. Pag na-hit mo na yung Guild of Leaders, 1 million, i-hit mo na yung Guild of Mentors, 5 million. Ang goal nating lahat, maging part ng Guild of Legends. Alam niyo yung Guild of Legends? Kumita ng 88 million. Naniniwala ba kayo na mangyayari yun? Yes! Naniniwala ba kayo? Yes! Pero paano mangyayari yun? One slice at a time. Learn the business, complete your structure, invite people, hit your first 50,000, one slice at a time. Huwag ka titingin, huwag ka lingon ng lingon. Huwag ka magbilang ng effort. Sa mga nakikinig sa Zoom, huwag kayo magbilang ng effort. Diba? Ilang gabi ka ng puyat, ilang gabi ka ng gutom, huwag ka magbilang. Kasi walang taong nakakarating sa pagkakaunan niya ng lingon ng lingon. Pwede ba yun? Walang ganun. Pwede ba yung nakatingin ka ganun? Lalakad ka, walang ganun. Madadapa ka kung lingon ka ng lingon. Eyes on the prize. Titingin ka lang dun sa target mo. And surely, makakarating at makakarating ka. And when you set goal, set your goals high. Taasan mo daw. And don't stop till you get there. Mag-goal ka na rin lang, taasan mo na. Sabi ko nga, nag-great life ka na rin lang, bakit 5,000 lang ang gusto mong kitain? Bakit 10,000 lang? Eh, kikitain mo din yan. Mag-apply ka lang ng kahit anong trabaho dyan, pwede mong kitain yun. Magtinda ka lang ng tinda-tinda ka lang sa labas, kikitain mo yun. Nag-great life ka para magbago buhay mo. Ibig sabihin, kung pangarapin mo na kumita ng malaki, bakit hindi? Diba? I-goal mo na kumita ka ng 100,000. Hindi mo man makuha, 80,000 ka lang. Not bad. Ako dati ganun, nag-goal ako eh. Sabi sa apply ko, gusto kong kumita ng 100,000 in one month. Tinrabaho ko po siya. After one month, ang cheque ko, 85 lang. Sabi na apply ko, nalungkot ko. Kung nanonood si apply Kat Atienza, alam niya po to. Sabi ko, apply, ang lungkot ko. Bakit lungkot mo? Di ko na goal ko eh. Sabi ko, ano bang goal mo? Sabi sa akin. Sabi ko, kumita na 100,000. O magkano kinita mo? 85. Wow, choosy ka pa, sabi ni apply. Choosy ka pa ha, 85,000, one month, malungkot ka pa. Sabi niya ganun. Eh dati nga, wala ka namang kinikita eh. Which is totoo. Pero, dahil nakatingin ako sa goal ko na 100,000, kaya, syempre, blessed pa din. Appreciated ko pa din yung kinita ko. Pero dahil nakatingin ako sa 100,000, nandun yung mindset ko. The following month, di ba, unang buwan, yung 100,000, 85 lang nakuha ko. The following month, 3 weeks pa lang, hit ko na yung 100,000. Bakit? Kasi naka-target, naka-goal. Pero kung ikaw, tira bahala ka lang, walang mangyayari sa'yo. Bahala na, kitain kung magkano yung kikitain. Hindi ho ganun. Kita mo, Coach Jello, Coach Girly, kumikita. O, sabi ko nga sa inyo, pinakamababa na, 600,000 buwan-buwan. Pero nag-sakripisyo, nag-effort, tumahataw, yes. Bakit? Kasi klaro yung gusto nilang mangyari. Alam nila kung ano yung dapat na buhay na tinatarget po nila. So kaya kailangan tayo, sabi nga eh, di ba? Pagising mo at wala kang goal, matulog ka na lang uli. Pag nagising ka nang wala kang gustong mangyari sa araw mo, matulog ka na lang ulit. Kasi nasasayang yung oras. Kaya kailangan lahat tayo may goal. Okay ba yun? Dapat may deadline. Kailan yung gusto mag-Guild of Leaders, dapat may deadline. Kasi kung walang deadline, walang kukulit sa'yo. Ang boss mo dito yung goal mo. So kung di ka nagmamadali, isa lang ibig sabihin nun, wala ka kasing goal. Pero kung may goal ka, magmamadali ka. Mamadali kang aralin yung negosyo, mamadali kang aralin at gawin yung mga bagay na pinapagawa ng coach mo kasi may goal kang hinahabol. So mamaya, bago kayo muwi, magtanong kayo sa coach mo. Sabihin mo kung ano yung goal mo. Tapos tanongin mo din kung paano mo maihit. Ganun po siya. Para mas maging shortcut. Alright, lastly is humility. Pakisabi humility.
O, tapos na tayo. Ah, bilis lang. Humility. Ano yung humility? Humility is staying teachable. Yung tipong kahit na ang laki na ng kinikita mo, teachable ka pa din. Kahit na ang dami mo nang alam, ready to learn ka pa din. Humility is staying teachable no matter what you already know and achieve. It is important to keep you fresh and new. Ah, diba? Kasi pag feeling mo, sabi ko na to kanina eh, pag feeling mo, alam mo na lahat, it's the start of your downfall. So, we really need to be humble. Ano ba yung sabi? Mata sa langit, paa sa lupa. Kahit anong marating mo, always put your feet on the ground. Kasi lahat ng bagay, material things na meron ka, totoo po yun, hindi natin madadala sa langit. Tama? Pero, pwede mong iwanan yun para hindi na mag-give up yung mga mahal mo sa buhay. Okay, so, you really need to be humble. Kailangan lagi tayong humble down. Okay? Hindi yung nagkakotsi ka lang, hindi ka na namamansin. Di ba? Oh, may kakilala akong ganun. Nung nagsisimula, Sir Ryan! Hello! Sir Ryan, pa-meeting ko naman grupo ko. Gano'n ba? Sir Ryan, pa-A naman, pa-A! Oh, nung kumikita na, wala na. Di ba? Kalo, dadaan ka, hindi ka man lang batiin. Di ba? Pagka nandiyan yung grupo niya, umakit sa stage, ko-congratulate mo. Wala, wala. Gano'n. Ah, okay lang, sabi ko. Time will come. Aanihin mo yung tinatanim mo. Oh, ano nangyari sa kanya? Wala na. Bakit? Kasi lumaki ulo eh. Tama? Lumaki ulo. So, pagtupad ng mga pangarap natin, pagtupad ng mga gusto natin mangyari sa buhay, dapat ang nananatiling tunay is yung pagkatao mo. Be true to yourself and to other people. Maasahan ko ba yon? Baka mamaya, pag kumikita ka na, hindi ka na mamansin, ha? Diba? Sabi ko nga eh, pag naglabas kayo ng kotse, businahan nyo lang ako, okay na ako. Diba? Pag nagka-kotse kayo, isang busina lang. Diba? Ibig sabihin nun, sir, approve. Diba? Greatness, sir, ayan. Diba? Isang busina lang, okay na ako. Okay? So, hindi mo naman kinakailangang ibalik. Gagawin mo yan para sa pamilya mo. Pag nagka-kotse kayo, ikaw naman sasakay dyan eh. Diba? Pag kumita ka na malaki, ikaw gagastos dyan. Hindi naman namin gagastos yung cheque mo, ikaw yan eh. Kaya galingan nyo, sipagan nyo, hindi para sa akin, hindi para sa apply nyo, galingan nyo para sa mga pamilya ninyo. Alright? And lastly, of course, skills. Sabi nga natin, 80% attitude. Pero tandaan nyo, meron 20% na skills. Dapat aralin what are the skills na dapat nyong matutunan. Skills, you need to master the sales process. Siyempre, hindi naman pwede mabait ka lang, matyaga ka lang. Pero hindi ka naman gagalaw. Kailangan gagalaw ka. You take action. And as you take action, kailangan ma-master mo yung sales process. Makinig ha, patapos na ako. Master the sales process. Hindi pwedeng mabait ka lang, matyaga ka lang. Dapat alam mo din yung gagawin. Ano ba yung sales process na yan? Number one, you should know how to prospect. Kasi ang negosyo natin tao eh. Magbenta ka ng product, gluta, sinong prospect mo na bebentahan? I-share mo yung business, sino yung prospect mo na i-invite dito? You should know how to classify your prospect. Okay? Kadalasan, pag ako nagpo-prospect, una kong tinitignan, syempre, those people with money. Kasi minsan, kapag may pera, konting kembot lang, pay-in na yan. Lamang, kapag ang kausap mo, may budget. Okay? Pagpo-prospect. Second, people with authority. Diba? Sa isang madaming tao, ang tinitignan ko, sino yung leader. Kung sino yung leader, yun yung kinakausap ko. Nakuha nyo? Kasi pag nakuha mo yung leader, madali mo na makuha yung mga tao niya. Pumunta ako ng Commonwealth, alam mo kung sino yung kinausap ko? O diba, tayo, medical mission. Diba, tapos nagbigay tayo ng pangkabuhayan. Ang unang kinausap ko, kapitan. Kapitan kagad. Hindi na ako nag-flyers, tinda-tindahan. Kapitan na. Kaya nakausap ko yung kapitan, binigay niya na kagad sa akin yung leader, tapos yung leader na yung kausap ko. Kaya nung nag-attend sila dito, isang buong grupo na kagad. So, people with money, people with authority, and then people with needs. Huwag naman nating i-left behind yung mga taong wala. Kasi kung minsan yung mga taong wala, sila din yung gumagawa ng paraan. Kung sino yung mga taong wala, sila din yung mga talaga nagsisipag. So, people with money, people with authority, and people with... So, prospecting, that's the first thing na you need to master. Kaya kami every time, magulat ka nga si GM habang kumakain kami kahapon, yung waiter na prospect niya na eh. GM Arnel, kahit saan pumunta, nagpo-prospect. Papagasolina, yung gasoline boy, pinoprospect. Magbayad ng toll, yung tao doon sa toll, pinoprospect. Kahit saan. Kumain sa Jollibee, ang hinahanap yung manager.
Ganun yun. And then we prospect. We get the number, contact details. Tapos bibigyan namin ng konting idea kung ano yung business. Pagka interesado, nakuha mo na yung interest niya, that's the time i-invite mo sa office. Invite sa office, presentation, demo, invitation. Pagka na-invite na, that's the time pe-presentan. Ito yung mga skills na dapat marunong ka. Marunong ka mag-prospect, art of invitation, and presentation. Pagka na-presentan mo na, hindi sapat na pinaliwanagan mo lang. Dapat alam mo kung paano i-close deal. Pag may mga objections, paano i-handle. Pag sinabi, sir, wala pa kasi akong pera, pero interesado ako. Paano mo sasabi? Anong kakausap? Paano mo kakausapin yun? Pag sinabi, sir, maganda, kaya lang hindi kasi ako magaling magbenta eh. Paano ang gagawin ko kaya? Ang tawag doon, objections. Hindi porket may objection sila, ayaw nila. It's just that, meron lang silang gustong i-clarify. Sir, paano kasi ayon? Mahihain kasi ako eh. Pero interesado ako sa business. Objections yun. So, nagustuhan yung negosyo, pero may konting katanungan. Paano mo i-handle? Kasi hanggat may question, hindi mo mako-close deal eh. Hanggat may question, hindi mo mako-close deal. So, you should know how to handle the objections para mak-close deal mo. At pag na-close deal mo, syempre, dapat you should know how to follow up. Pag sinabi niya, sir, give me 2 days, gagawa ko ng paraan. After 2 days, that babalikan mo. Pag binenta mo ng gluta, dapat alam mo kung kailan siya bumili. Para alam mo din kung kailan mauubos. Then follow up mo. Hingyan mo siya ng feedback. Ma'am, baka gusto mag-order ulit. Eh di may benta ka ulit. Nako ha? Namili ng napkin. Dapat alam mo kung kailan. Para alam mo din kung kailan mauubos. Kailan yung monthly period niya. Para alam mo kung kailan mo siya ipa-follow up. Oh ma'am, kamusta? Di ba? Nagigets nyo? Ang tawag ko doon, follow up. These are the skills na dapat mong matutunan. Kasi sabi ko nga kanina, yung madami, magsisimula yan sa isa, sa dalawa, sa tatlo. Nagiging 5, 10, 20, 50. These are the skills na kailangan nating i-master. Yes, kailangan tama ang attitude natin. Pero dapat alam mo din kung paano ginagawa yung business. Okay? Now, kung gusto mong gusto mo ba ma-master to? Gusto mo matutunan? Okay? Ang next step po natin dyan, ang next step natin, attend Great Life Sales Loop. Pakisabi, Sales Loop. Ayan. Ito ang next step. Kapag-attend ka na ng Go, dapat mag-attend ka ng Great Life Sales Loop. Tatanungin ko lang kung kakilala nyo to. Kilala nyo ba siya? Sino to? Siya si Heidelyn Diaz. The Philippines' first Olympic gold medal. Ibig sabihin, simula nung nagsimula yung Olympic na ano, wala ni isang nag-gold medal na taga-Pilipinas. Siya ang kauna-unahan na nakakuha ng gold medal. Tama? So, nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay ba siya? Naging successful ba siya? Yes. Because true enough, nung time na nakakuha siya ng gold medal, on the spot, ang dami na kagad nagbigay ng reward sa kanya. Tama? Nakakuha siya ng 10 million, 14 million. Di ba? Kaya nung time na binabalita to, lahat ng tao napapasana all. Bakit? Kasi ang dami. Isipin, di ba meron pa to reward? Eh? Lifetime, gasolina eh. Tama? Sa Phoenix yata, Phoenix fuel ba yun? Tapos isipin mo, lifetime of free flights kahit saan siya pumunta, libre yung flight niya. Tapos bukod pa sa condominium, cash, ang dami, rewards. Talagang sana all talaga. Lahat tayo, parang lahat tayo gusto mag-weightlifting eh. Alala ko, nung nanalo si Manny Pacquiao, gusto ko na mag-boxing. Gusto ko na mag-boxing ero eh. Kasi ang nakikita yung reward eh. Tama? Ang nakikita natin yung reward, pero hindi natin nakikita yung sacrifices. Hindi natin nakikita yung diet niya. Hindi natin nakikita yung bigat ng binubuhat niya. Hindi natin nakikita kung paano siya nagte-training. Kaya nga sabi, yung ilang segundo na pagbuhat niya, segundo lang yun eh. Pag angat niya, di ba, binibitawan niya na? Yung segundo na yun, hindi mo alam buwan ang ginugol niya para mabuhat yun. Nakatingin lang tayo dun sa reward, pero hindi natin nakikita yung sacrifices. Alam mo, yung kwento ni Heidelyn Diaz, ikaw din yan. It just so happened na nandito ka pa lang sa sacrifices. Nakuha nyo? It just so happened na nandito ka pa lang sa proseso. Pero time will come, itaya mo sa bato. Lahat ng sacrifices mo, magbubunga yan. Ang bunga, yung reward, yung sarap ng buhay na mararamdaman ng pamilya mo. Diba? So always remember, I just like to share this. Genesis 12:2. Ano yung sabi dyan? I will make you into a great nation. Diba? I will bless you. O, di ba? Andiyan ang promise eh. Ibe-bless ka. Genesis pa lang, may promise na, di ba? I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. Grabe, no?
Para pang great life talaga tong verse na to, eh, di ba? I will make your name great. It's a promise. Pero, ulitin natin, lahat ng bagay may purpose. Bakit niya gagawing great ang ating pangalan? So that you will be a blessing. Kaya yung pagpunta mo sa great life, yung pagdala sa'yo dito, may purpose yan. Yung promise ni Lord, ito na yung simula ng katuparan. Basta huwag mong kakalimutan, pag time will come, umangat ka, kinikita mo na yung pangarap mong income. Don't forget to be a blessing to other people. Tama? Ako, pwede ko nang hindi gawin to. Training, pwede ko nang hindi gawin to. Tama? Pwede na nga ako umuwi na lang eh. Kasama ko yung anak ko. Tama? Pwede ko hindi gawin to. Pero this is part of sharing my blessing, sharing my talent, sharing my skills. Make sure to pay it forward. Ibe-bless ka, yes, pero make sure na tumulong ka din sa ibang tao. So sana may natutunan kayo. Tapos naman na tayo, okay? And looking forward na makita kayo soon as possible na kayo na yung ina-awardan. Pangalan nyo na yung binabanggit. Tama? At unti-unti nyo nang nasasakatuparan yung mga pangarap ninyo. Alright? Walang iwanan hanggang sa pagyaman. Okay? Humayo kayo at magpakarami. Alright? Alright? So with that, maraming salamat. God bless everyone. Thank you.